Minasag ng ingay ng mga sasakyan ang katahimikan ng gabi. Nang ibaba ng babaeng nakatayo sa pagitan nito ang dalawang kotse ang hawak na maliit na bandera, sa kanang kamay nagsimulang humarurot ang dalawang kotse sa kahabaan ng highway. Sayang 12 ng gabi ay nagaganap ang isang laban sa pagitan ng dalawang sikat na racer. Iisa lang kanilang misyon at yon ay makarating sa finish line upang makamit ang malaking halagang pinagpustahan ng dalawang grupo. Maraming inapakan ni Sid ang sarinyador na minamanay ang sasakyan, kaya mas dumawalib ang bilis ito na wari mo'y nakikipaghabulan kay kamatayan. Siya si Sadie Hilton, isa sa kambal na anak ni Cedric at Lexi Hilton o mas kilala sa tawag na Sid. Para kay Sid, di mahalaga ang pera, higit na importante ang kanyang reputasyon at kilala siya ng lahat bilang halimaw sa kalsada dahil minsan wala pa nakakatalo sa kanya. Oras sa matalo niya ang kanyang kaibigan na kasalukuyang katunggali, higit na bibilib sa kanyang lahat. Higit sa lahat ay ang kanyang girlfriend na si Marga, Sid na kasalukuyang nanonood sa kanilang laban. Pantay lang ang laban nila ng katunggali niyang sa Richmond, kaya sinikap ni Sid na mag-takeover. Ngunit labis na nasindakan ang dalawang naglalaban sa pagsulpot ng isang itim na kotse at labis na namanghan ang dumaan to sa kanilang pagitan na nakatagilid. Nang lumampas sa kanila, saka palang lumapat ang kabilang gulong nito sa kalsada at sa isang iglap na hunahan na sila nito dahil sa labis sa pagkagulat. Shit, mukhang matatalo ko na isang to, hindi ako papayag. Nainis na wika ni Sid sa kanyang sarili. Aminado siya na higit na magaling sa kanyang isang to at di may kakaila, isa itong professional racer. Binuhos niya lahat ng galing at halos nag-aapoy ang kalsada dahil sa mainit na laban nilang dalawa. Walang nais magpatalo at kapwa nagpakitang gilas. Natulala ang lahat na nakasaksi sa mainit na laban at matinding paghanga makikita sa kanilang mga mukha. Malakas na naghiyawan ang mga taong naghihintay sa finish line dahil sa matinding laban na nagaganap. Ngayon lang nila nasaksihan. Sa isang iglap natalo si Sid at nanalo ang katunggali nito, kaya labis na nagitgit sa matinding galit ang batang Hilton dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang niya naranasan na matalo sa laban. Wow! Ang tanging nanula sa bibig ng lahat. Nang pabalagbag huminto sa harapan nilang lahat ang isang itim na sasakyan. Halatang milyon ang halaga nito. Galit na bumaba si Sid para sitahin ang mayabang na intruder. Na makalapit, malakas na hinampas niya ang sasakyan nito. Kagad namang lumapit ang girlfriend na si Marga Sid at niyakap sa baywang binata para awatin. Hoy, lumabas ka dyan. Akala mo kung sino kang magaling? Bumaba ka dyan na makita mong hinahanap mo. Galit na sigaw ng binata. Napapalibutan sila ng mga tao dahil maging ang mga ito, interesado rin makilala mga taong tumalo sa kanya. Ilang segundo pang lumipas, hindi pa rin ito bumababa, kaya muling hinampas sa malakas ang bubong ng kotse nito gamit ang kanyang kamay. Narinig nilang pagbukas ng pinto at ganoon lang ang pagkagulat ng lahat nang lumabas ang isang magandang babae na may maamong mukha, ngunit nagliliyab sa galit ng luntian itong mga mata tulad sa mga mata ng binata. Mom? Di ba kapaniwalang bulala si Sid nang umantad sa kanyang harapan ng ina nitong si Lexi? Namangha ang lahat nang marinig ng tawagin tong mommy ang magandang babae. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang rin nakita sa personal ng isang sikat na racer. Labis na paghanga makikita sa mata ng lahat dahil sa kagandahang taglay ng ginang. Mom, what are you doing here? Naiinis na bungad agad ni Sid sa ina. Ako dapat magtanong yan sa'yo. Anong ginagawa mo here at isang linggo ka nang dinig paparamdam sa akin? Talagang sinasagad mong pasensya ko, Sedi. Mariin niyang wika, ngunit ramdam ko ang singil sa tinig ito. Pagkatapos magsalita, isang matalim na tingin na pinukol ito sa girlfriend ng anak na kasalukoy na kayakap sa katawan ng binata. Ngunit kakatwang mata pang nasalubong ng babae ang galit na mga mata ni Lexi. Kaya labis na nagitgit ang kalooban ng ina ng binata ng mga oras na iyon. Ngayon din uuwi ka sa bahay? Seryosong wika ni Lexi bago sumakay sa kanyang sasakyan. Kung titingnan mo ang dalawa para lang silang magkapatid, dahil bata pa si Lexi na ipagbuntis niya ang kambal. Ngayon ko lang nalaman na mama's boy ka pala, Hilton. Nangaasar ng tawa ni Richmond na siyang kinagalit ng husto ni Sid. Pinagtawanan lahat ang binata dahil sa tinuna ni Richmond at lahat ng iyo'y malinaw na narinig ni Lexi, kaya hindi na maipinta ang mukha nito. Hindi ako uuwi, Nay. Naiinis sa turo ni Sid halata na labis itong napapahiya. Ngunit hindi inaasahan ng lahat ang sumunod na ginawa ni Lexi na siyang nagpatahimik sa kanilang lahat. Umandar ang makina na sasakyan ni Lexi at buong lakas na binangga ang kotse ni Richmond na halos magpatalo sa kanilang lahat. Shit, ang kotse ko! Nataratag sigaw ni Richmond na hindi maintindihan ko anong gagawin. Di lang isang beses kundi maraming beses binangga ni Lexi
ang sasakyan kaya't wasak nang unahan nito. Fine, fine. I'm going home right now. Napipikaw ang sigaw ng binata na siyang nagpatigil sa kanyang ina. Kilala niya ang ina, siguradong hindi siya mananalo dito. Kaya padabog na tinanggal ang braso ng girlfriend na nakayakap sa kanyang katawan at wala nagawa kundi sumakay sa kotse ng ina. Sid! Sigaw na nobya na mukhang nakalimutan ng nobya. Tila natauhan sa Sid nang marinig ang tinig ni Marga Sid. Kaya bababa sana ng sasakyan ngulit mabilis na pinaikot ng ina ang sasakyan. Naudlot sa akmang pagbukas ang pinto ng binata at wala itong magawa kundi ang manahimik dahil napansin niyang talagang galit na ang kanyang ina. Namot na ang lahat ng mabilis paikutin ni Lexie ang kotse dahil gahibla na lang ang distansya nito sa kanila habang pinaharurot ang sasakyan nito papalayo. Nag-iwan ang matinding kaba para sa lahat ng ginawa ng ina ng binata. Nawari mo na isang ipabatid sa lahat kung sinong kanilang pinagtatawanan. Sadie's point of view. Mom, hindi na ako bata para sunduin mo pa. Napahiya ako ng gusto. Ani ko kay Mommy sa tonong naiinis habang naglalakad kami papasok ng bahay. At anong gusto mong gawin ko? Pabayaan kang mapaliwara? Simula na makilala mong babaeng yun, malaki ng pinagbago mo, Sadie. Hindi ka naman dating ganyan. Galit na sagot ni Mommy. Namumula ang mukha nito dahil sa matinding galit. Nang tuluyan na ako makapasok sa loob, bumungad sa aking paningin ang aking ama nasa sala habang nakaupo sa sofa. Abala ito sa kanyang laptop. Nahinto ang mga kamay niya sa pagtipad saka nagangat ng kanyang mukha. Kinabahan na akong bigla nang tumitig sa akin ang galit nitong mga mata. At sana naman kayo galing na mag-ina? Kalmado nitong tanong ngunit para sa akin hindi ito magandang senyales. Dahil kilala ko si Daddy, higit tong mahigpit kaysa kay Mommy. Napansin ko na maging si Mommy na tahimik bigla. Halatang may kasalanan din tong ginawa. How dare you para sagutin mong Mommy mo ng ganyan, young man? Kalmado niyang pahayag ngunit mabigat ang bawat salita nito. At ilang beses na kitang binalaan, Lexie, tungkol sa pagtakas mo. Mapanganib na tanong nito sa aming dalawa. Wala ni isang nakaimik sa aming mag-ina at nakadama ko ng kaba nang humakbang to palapit sa aming direksyon. Magmula ngayon wala nang gagamit ng kotse sa inyong dalawa. Ipapahold ko ang mga lisensya ninyo. Anito na kinagulat namin ni Mommy. Dad! Sayang! Halos sabay na bigkas namin ni Mommy. Go to your room now! Madaing utos niya sa akin. Wala akong nagawa kundi ang tahimik na sumunod. Naalala ko minsan kinontra ko to, nakita ko na isang malakas na suntok mula sa kanya. Kaya mula noon di na ako umulit. Isa pa malaking respeto ko sa aking magulang dahil sa atensyon at pagmamahal na ibinibigay nila sa aming magkakapatid. Sweetheart naman, di na batang anak mo para bantayin mo pa hanggang sakali eh. Look, he's 20 years old. Parang batang sinasermon ni Cedric ang asawa kaya hindi na maipinta ang mukha ni Lexie. Sweetheart, hindi mo ako masisisi. Inaakot labis ako nag-aalala para sa anak natin. Dahil simula na maging girlfriend niyang babaeng yon, ang laki na ng pinagbago niya. Hindi ko gusto si Marga Seed para sa anak natin. Naiinis sa sagot ni Lexie sa asawa. Isang malalim mabuntong hininga ang pakinakalan ni Cedric bago lumapit sa asawa at niyakap to na mahigpit. Makikita pa rin ang labis sa pagmamahal niya para sa asawa. Masuyo niya tong hinapros sa braso at saka hinalikan sa noo. Naunawaan niyang nararamdaman ng kanyang asawa dahil buong buhay ni Lexie umikot sa kanilang mag-ama. Bukas na natin pag-usapan yan. Hating gabi pa. Matulog na tayo. Aniya sa malambing na tinig bago giniya ito paket ng hagdan. Yumakap naman ang mga braso ni Lexie sa katawan ng asawa tsaka humakbang. Sweetheart, baka naman po pwede. Huwag na lang lisensya ko. Ani Lexie. Sinubukan lambingin ng asawa para bawiin ang sinabi nito. Sweetheart, kahit kapangin mo pa ako, hindi na magbabago pa ang desisyon ko. Sagot ito na tila inaasar pang esposa, kaya hindi maipinta ang mukha nito. Wala nagawa si Lexie kundi ang sumunod sa asawa, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naroon pa rin ang problema na kinakaharap para sa anak na si Sadie. Mula sa loob na isang mamahaling restaurant, nakaupo si Mrs. Kasalukuyang nakaupo si Mrs. Hilton, naghihintay sa pagdating ng tao na pinasundo niya sa kanyang mga tauhan. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating din ang mga taong inaasahan. Si Marga Seed, ang nobe ng kanyang anak na si Sadie. Desente itong tilingnan mula sa magandang kasuotan na napapalamutian ng mga mamahaling alahas. Maganda ang dalaga, kaya hindi niya masisisi ang anak nang makatulog ito. Lumingaling nga ito sa paligid, nawaring may hinahanap na makita nito si Mrs. Hilton. Biglang nagdiwanag ang mukha ng dalaga, kasabay ang paglitaw ng isang magandang ngiti sa kanyang mapupulang mga labi.
Tuwid tong naglalakad, nawari mo isang modelong papalapit sa lamesang okupado ni Mrs. Hilton at sinisigurado na sa bawat kilos ito, kaya-aya siya sa paningin ng ina ng kanyang nobyo. Magarang na yung mukod sa harap ng ginang, tsaka mahinang umupo sa tapat nito. Kinagagal ako lumakad na upang palad kay tita. Ano may paglulungkod ko sa iyo at ako yung pinatatawag? Aniya sa malambing na tinig na hindi nawawala magandang ngiti sa bibig ng dalaga. Tahimik lang si Mrs. Hilton habang palihim na sinusuri ang taong kaharap. Di yata't ang babaeng to kay galing na magkubli ng tunay na ugali nito. Mula sa maamo mang mukha, hindi mo iisipin na isa sa kanyang talento ay manlanlang ng kapwa. Aniya sa isip ni Mrs. Hilton habang nanatiling nakatingin sa kanya. Mukha ng dalaga. You know, Margasid, may isa sana akong hihingin sa'yo at sana'y pagbigyan mong nais ko. Diretsa ang pahayag ni Mrs. Hilton na may bahid ng pakiusap ang tilig nito. Wari mo'y nakadama ng kaba ang dalaga sa tinura ng ginang. Nakita niyang labi sa kaseryosohan sa mukha nito habang diretso nakatingin sa kanyang mga mata. Kahit ano, Mrs. Hilton, basta't kaya kong ibigay ang buong puso mo. Aniya habang nakangiti sa kausap. Leave, my son. Seryoso ngunit may diin ang pagkakabigkas niya ng mga salitang ito. Bigla naglaho ang mga ngiti sa labi ng dalaga. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Margasid at matapang na nakita at titigan sa ina ng kanyang boyfriend dahil niya nagustuhan ang sinabi nito. Nagmamahalan kami ni Sid kaya hindi ko siya kayang iwan at may planan rin kami magpakasal. Hindi ko alam kung bakit ayaw niyo sa akin kaya wala naman akong ginawang kasalanan sa inyo. Matapang na pahayag ng dalaga. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lexie habang walang emosyong nakikita sa mga mata ni Margasid. Umangat ang kanang kamay ni Lexie at mula sa gilid, magalang na inabot ng kanyang tauhan ang isang brown envelope. Pakagayas na nilagay sa ibabo ng lamesa ang nakabalot sa mismong tapat ni Margasid habang ito'y nagsalita. Sana'y sapat ng dahilan yan para lubayin mong aking anak. Maayos ako nakipag-usap sa'yo ngayon at inaasahan ko na ito na rin ang huling pagkakataong magpapakita ka pa sa aking anak. Malumanay na wika ang Lexie. Mahinahon at kalmado lang ito. Para siyang isang payapang lawa pero sa ilalim hindi mo maaarok kung anong panganib ang dala nito. Mabilis binuksan ni Margasid ang envelope sa kanyang harapan. Labis na nagulat ng tumambad sa kanyang paningin ang retrato nila ni Richmond na magka-holding hands. Makikita sa isang retrato ang paghahalikan nila ng binata. Pagpasok niya sa condo unit ito at ang mga larawan na kapwa sila hubad ng best friend niyang kanyang nobyo. Mahigpit na nakuyom ng dalagang kanyang kamay. Matapang na sinilubong ang mata ni Lexie. Hindi totoong lahat ng to. Alam ko na ayaw mo sa akin kaya ginagawa mong lahat. Para iwalayan kong anak mo, hindi mo ako basta matatakot. Palabang pahayag ng dalaga. Makikita sa kanyang mukha ang determinasyon na wala itong balak sumuko. Isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa bibig ni Lexie. Talagang sinusubukan mong pasensya ko. Since ayaw mong hiwalayin ng aking anak, I think much better kung si Sid na mismo makipaghiwalay sa'yo. So I gotta go. Dahil sa tingin ko, walang patutunguhan ang pag-uusap na to. Walang ganang pahayag ni Lexie. Tumayo na siya at walang lingon-likod na nilisan ng restaurant. Naiwan si Margasid na labis na naguguluhan sa huling tinura ng ginang. May 10 minuto nang lumipas simula nang umalis si Lexie na makatanggap si Margasid ng isang tawag mula sa kanyang nobyo. Na makitang boyfriend niyang tumatawag, huminga muna siya ng malalim para ikondisyon ang sarili bago sinagot ang tawag. Hello babe! Aniya sa pinalambing na tinig habang nakapaskil ang matamis ng ngiti sa labi nito na wari mo ikaharap ang nobyo. Gano'ng katagal mo na ako niloloko, Margasid? Lahat binigay ko sa'yo pero nagawa mo pa rin akong ipalit sa best friend ko. Ayoko na makita pang pagmumukha mo dahil magmula sa araw na to, tinitapos ko na lahat ng kaugnayan natin. Galit ang tinig ng binata na may halong panunumbat bago pinatay ang tawag. Babe! Natatarantang tawag niya sa nobyo at napatayo ng wala sa oras. Tuluyang naputol ang tawag at nawalan siya ng pagkakataon na makausap pa ito. Namumula na ang buong mukha niya habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Malakas siyang sumigaw habang binato ang hawak ng cellphone sa pader kaya't nagkapira-piraso ito sa sahig. Nagulat ang kanilang customer sa loob ng restaurant. Napatingin sa direksyon ng dalaga ngunit walang pakialam si Margasid sa kanyang paligid. Padabog na hindi na nito ang bag, mabigat ang mga hakbang, nilisan ang restaurant habang nagpupuyo sa matinding galit. Di niya sukat akalaing mabilis mawawala sa kanya ang nobyo. 3 taon din niya itong naging boyfriend kahit papaano at sasaktan pa rin siya sa mga nangyari. Sadie's point of view. Hayop ka! Isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha ni Richmond kaya bumagsak ito sa sahig.
Putok ang gilid ng bibig, ngunit nagawa pa rin niyang ngumiti. Tila iniinsulto ko. Mabilis sumapit ako sa kanya at kinuwelyuhan ito. Habang buong lakas ay itinayo ito kaya halos mapunit ang suot niyang polo. Akala ko kaibigan kita. Bakit si Margasid ba? Nagigigil na tanong nito habang nakatitig sa nanilisik niyang mga mata at mukha ng kaibigan. Hindi ko nakasalanan yon. Girlfriend mo may gusto sa lahat. Mali ko ba kung di ka magaling sa sarili mo? Nangaasa niyang sagot kaya't nagpantig-anting ako. Muli ako nagpakawala ng suntok na tumama naman sa mukha nito. Gumante siya at tumama ito sa aking panga. Pero dahil sa matinding galit, hindi ko na to ininda. Daligit na mas masakit ang nararamdaman ng puso ko. Mabilis tumapit sa akin ang mga bodyguard at pilit akong iniaawat habang si Richmond duguan ang mukha. Marahil hindi nila ako pigilan, baka mapatay ko ng laking to. Magmula ngayon, wala na akong kaibigan at pinagsisisihan kong pagkakaroon ng isang ahas na kaibigan. Hinihingal na huminto ako bago patabog na hinawi ang mga kamay ng aking tauhan. Walang lingon-likod, iniwan kong traitor kong kaibigan at malalaking hakbang lumapit sa aking sasakyan. Natagpuan ko ang sariling nasa loob ng isang mamahaling bar habang walang humpay ang pagtugon ko sa alak. Parang tubig kung inamin ko ang mga to. Di alintana kung gaano katapang ang lasa nito. Nais kong makalimot kahit sandali lang dahil higit na masakit ang ginawang panaloko sa akin ni Margasid. Buong buhay ko, minahal ko ang dalaga. Siyang unang pag-ibig ko at marami pa akong pangarap para sa aming dalawa. Ngunit lahat yun naglaho na mapanood ko ang sex video nilang dalawa ng best friend ko. Walang kasing sakit. Mas mabuti pang mamatay na lang kaysa magdusa ng ganito. Hayop ka, Margasid. Wala ko nakikitang pagkukulang ko sa'yo para lokohin mo ko ng ganito. Bakit? Garal-galang tinig at halos nabulol na rin ako sa pagsasalita. Halos hindi magkaulapay sa sobrang kalasingan ng binata kaya pinagtulungan itong alalayan ng kanyang mga bantay. Ano nangyari sa anak ko? Nag-aaral lang tanong ni Lexi nang pumasok ang mga tauhan habang akay ang binata. Senyorita, naglasing po sa senyorito. Sagot ng isa sa kanila bago nagpatuloy sa paghakbang para dalhin to sa kanyang kwarto. Mom? Malungkot na tawag ng binata sa ina habang pinupunasan ng basang tawel ang mukha nito. Don't worry, son. Lilipas din niya at maghihilam ang sugat at dinulot sa inyo ng babaeng iyon. Malungkot niyang pahayag habang masuyot ang hinahaplos sa buhok. Sid's point of view. Faster, babe. Malambing kong uto sa babaeng nakaupo sa aking ibabaw. Kanina pa siya nakapatong sa akin at tila walang kapaguran. Hindi ko maalala kung anong pangalan nito. Pagkatapos makaraos, sumalis ako sa ibabaw nito at inalis ang condom gamit ang tissue. Dinampot ko agad ang damit na nagkalat sa sikat at isa-isa itong sinuot habang babae nagtatakang pinapanood ang bawat kilos ko. Where are you going? Tanong niya sa akin na natang hindi natiis na makita niya nakabiis na ako. Akmang haakmang papunta sa pintuan. Humarap ako sa kanya kaya muli ko nakita ang kahobda nito pati ang kanyang pagkababae na hindi malang nag-abalang takpan to. Wala nang epekto sa akin ang magandang tanawing nasa harap ko dahil tapos ko na itong pagsawaan. I'm gonna go now, thanks. Yun lang sagot ko sa kanya bago ito mabilis tinalikuran. Sid! Narinig kong tawag niya ngunit di ko na ito pinansin. Tuloy ang nilisan na ang kondo nito. Sinipat kong oras sa aking bisig at napangiti na makitang 11:30 pa lang ng gabi. Medyo maaga pa na makakauwi ako ngayon. Wala kasi ako sa mood gumimik. Pagkatapos mabigo kay Margasid, malaki ng pinagbago ko. Para lang ko nagpapalit ng damit sa pagbabago ng girlfriend ko. Walang balak magseryoso pagdating sa babae dahil para sa akin, isa lang ang mga yan. Hindi nila deserve magandang treatment. Sa loob ng isang linggo, halos nakapat akong girlfriend at pagkatapos yun ang pagsawaan, saka ako iiwan ang mga to. Kuminsan nga, hindi ko na matandaan ang mga pangalan nila. Hindi naman kasi importante yun dahil pagkatapos ko sila, ay wala na akong pakialam sa kanila. Bakit ngayon ko lang, Sedi? Garit na tanong ni Mommy. Bakit di ka pa natutulog? Di na ako bata para hintayin mo pa, ma. Walang gana kong tanong habang humalik sa pisngin nito. Look, son, ba't di mo nalang kalimutan ang babaeng yon? Mag-concentrate ka na sa ating mga negosyo. Tila na ubusan nito ng pasensya sa akin. Makikita ang pagkadiskusto sa mukha nito sa ginagawa ko. Mom, nakamove on na ako, okay? And besides, papasok ako sa kumpanya kaya I think wala namang mali sa ginagawa ko. Pangatwiran ko sa kanya kahit naiinis na ako dahil walang liban itong parinermon, hindi ko pa rin nagawang bastusin ang aking ina. Nag-iisa siyang babae sa puso ko at mahal na mahal ko to. Oh, come on. Isang malaking pagkakamali ang magdaro ka ng apoy. Kailan ka titigil? Kapag nagkaroon ka ng isang dosen ng panganay? Galit na tanong niya sa akin. I think it's a good idea, Mom. I'll try. Pabiro kong sagot kaya hindi na maipintang mukha ng aking ina. Sedi! Tawag niya sa akin na may halong babala.
Wala ako nagawa kundi ang mamuntong hininga bago magsalita. It will never happen, Mom. Aakit na po ako sa kwarto ko. Paalam ko sa kanya. Pagkatapos magpaalam, kagad akong tumaligo dahil alam ko, hindi to titigil lang kasi sermon sa akin. Malungkot, pinagbasa ni Lexie ang likod ng anak. Lagi na lang itong umuwi ng hating gabi at kung minsan patay lasing pa. Madalas din ito nag-aaway ng kailanman di niya nakita makipag-usap sa anak. Napakalayo na nito sa dating sedi na kanyang inalagaan. Lahat ng yun dahil lang sa babaeng yun? Nagitngit ang kalooban ni Lexie dahil sa matinding galit at labis siya nasasaktan sa nakikitang pagbabago ng anak. Di niya kayang panoorin ng anak kung paano ito mapariwara at malugmok ng tuluyan sa kasalanan. Ilang sandaling nag-isip siya at biglang may ideyang pumasok sa kanyang isipan kaya itsangitay ang lumitaw sa bibig nito. Nagising ako dahil sa walang tigil na pag-iingay ng aking cellphone. Parang ayaw sumuko ng tumatawag dahil di talaga ito tumigil hanggat di sinasagot. Yes? Ani ko sa paos na boses. Bro, nasan ka? Nakalimutan mo meron tayong laban ngayon. Nainis na pahayag ng kaibigan na kasamahan ko sa racing. Oh, I'm sorry bro. Sasubukan ko makahabol. Ani ko bago pinutol ang tawag. Kahit tinatamad pa ay napilitan na rin akong bumangon. Saturday ngayon kaya okay lang na hindi mo na pumasok sa opisina. Paglabas ko ng kwarto wala akong nakitang tao sa sala. Nakapagtatakang wala ngayon si Mommy. Mercy, nasan si Mommy? Tanong ko sa katulong. Nadatnan ko naglilinis sa may paanan ng hagdan. Maaga pong umalis niyo rito? Bukas pa raw po makakauwi. Magarang nasagot niya sa akin. Wala rin si Daddy na sa pagkakaalam ko na sa business trip to ng 4 na araw. Ha? Buti umabot ka pa. Bungad agad sa akin ni Jasper na makarating ako sa stadium kung saan magaganap ang laban. Ikaw lang kasi ang walang tiwala sa akin. Kastigo ko habang nanatiling seryoso pero nanangkit ang aking mga mata. Nagyap ng paningin ng isang pare sa kabilang dulo ng mga nakahilayang race car. Di nakaligtas sa akin na nangaasar ng ngis ni Richmond habang nakatitig sa akin ang mga mata nito. Nakita ko pang hilahin niya si Margasid, dahan-dahang hinahalikan na kantad na balikat ng dalaga. Mahigpit kong naikuyom ang aking kamay. Pakiramdam ko para ko isang bomba na sasabog anumang oras. Ramdam ko ang matinding tensyong namumuo sa aking katawan. Pare, okay ka lang? Nag-aalo lang tanong sa akin ni Jasper. Kapwa ko racer. Imbes sumagot, pumasok ako sa loob ng kotse at saka nagpakawala ng buntong hininga. Nanginig sa galit na hinawakan kong manibela. Habang mula sa aking isipan, unti-unting pinapatay ang dalawang taong nag-tridol sa akin. Ilang sandali pa o malingangaw ang isang malakas sa putok ng barel, kaya matulin kong pinaandar ang sasakyan. Nahanguna sa lahat ng aking sasakyan, ngunit biglang sumulpot mula sa likuran ang sasakyan ni Richmond at nag-overtake kaya naungusan ako. Sinikap kong malampasan siya pero sa tuwing susubukan ko, hinaharangan niyang daan kong halatang nangaasar ito. Sa sobrang inis ko, binangga ko ang likuran ng kotse nito, pero patuloy pa rin siya sa pangiinis sa akin. Huli na bago ko napagtantong sinasadya niyang basagin ang konsentrasyon ko dahil sa pagpuporsige ko na makaganti sa kanya. Di ko na malay na tatalo na pala ako. Fuck you! Galit kong sigaw habang hinampas ang manibela. Nahirapan ako makahinga sa matinding galit. Hindi ko matanggap na tatalo ko nito ngayon. Mula sa side mirror, nagkakasiyahan ang mga barkada nito dahil sa pagkapanalo ni Richmond. Di na ako nakatiis sa tuloy ng humalagpos ang galit ko. Mabilis bumaba ng sasakyan at tumapit sa kanila. Hinila sa balikat sa Richmond paharap, tsaka buong lakas sa siluntok ko to sa mukha. Narinig kong tumili ang mga kababaihan dahil sa pagkabigla. Nalapit pa sana ulit ako ngunit isang suntok ang dumapo sa mukha ko dahil gumanti ng suntok ang kasama nito. Bahagya ako na patras at galit na bumaling sa taong sumuntok sa akin. Mula sa gilid ng aking mata nakita ko, nakatayo si Richmond habang nasa gilid to nakaalalay ang nag-aala lang si Margasid. Ngunit ang mga mata ay nakatingin sa akin na wari mong nakikiusap. Aaminin ko hanggang ngayon, nakaramdam pa rin ako ng sakit kaya binuntong kong galit sa lalaking sumuntok sa akin. Mabilis akong lumapit sa kanya at inundayan to ng isang suntok sa sikmura. Kumilos ang kanyang mga kasamahan at pinagtulungan ako. Ngunit nakisali na rin si Jasper at ang kanilang barkada kaya naman tuluyan na nagkagulo. Wala na akong pakialam kung sinong tinatamaan ng mga suntok ko at kung sinong sumusuntok sa akin bastang alam ko, nais kong mailabas ang bigat na nararamdaman ko. Pagkatapos paikuti ng isang patalim sa kanang kamay nito, buong lakas niya itong binato. Nangibabaw sa paligid ng malakas na sigaw na isang baboy ramo at ilang minuto pa nagtatakbo pero bigla na lang itong bumagsak. Naudot ang paghakbang ng dalaga na maramdaman ang isang bagay na paparating sa kanyang direksyon. Di na siya nakapag-isip ng maayos. Mabilis na lumuhod pati haya habang nakatukod ng isang kamay sa lupa.
Isang bagay ang dumaan sa tapat ng kanyang mukha at sobrang bilis sa mga pangyayari, tumambling palayo o pumakalis sa kanyang pwesto. Di na siya nagkamali sa pantaha dahil saktong alis niya mula sa kinatatayuan, bumaon sa lupang isang patalim. Mabilis na binunot ang 45 kalibre sa kanyang tagiliran at parang kidlat na naramdaman itong pinutok sa direksyon ng pangahas na nagtatangka sa buhay niya. Kasunod ng putok ng barel, bumagsak sa lupang isang lalaki. Pero ang ekspresyon ng dalaga na natiling seryoso, na kung titingnan mo parang dito marunong umiti. Natigilan ang nanginginig sa buong paligid ang isang palakpak kaya lamingon siya sa kanyang likuran. Mabilis yung mukha ang dalaga para magbigay galang sa kanyang panauhin na makita si Lexie Hilton. Bumangon ang lalaking tinamaan ng balat, halos di maipinta ang mukha nito. Kahit nasuot ng bulletproof, halatang nasaktan pa rin ang lalaki. Lexie's POV. Napakabilis ng panahon at ngayon dalaga ka na. Hindi mo ba na-miss si Angela? Nakangiting tanong sa dalagang nakayoko sa aking harapan. Bigla tong tumayo ng tuwid at halatang nahihiya na lumapit sa akin kaya lalo ko napangiti. Inis ko ang aking kamay kaya lumapit siya sa akin at niyakap ako. Kamusta ang anak ko? Malambing kong tanong na kinapula ng kanyang mukha habang napapakamot ito sa ulo. Hindi ka pa rin nagbabago. Hanggang ngayon mahihiyain ka pa rin. Anik ko habang hinahaplos ang mahaba niyang buhok. Tita, ano pong may paglilingkod ko sa iyo at personal mo kung sinadya dito? Seryoso niyang tanong sa akin. Kahit kailan lagi tong seryoso at never ko pa siyang nakitang umiti. 10 taon na lumipas simula ng kupkupin kita, Alexandra. Anik ko habang nakayakap ang kanang braso ko sa bewang nito. Naglalakad kami papunta sa kanyang bahay na binigay ko sa kanya. Mas pinili nitong manirahan sa gubat na mag-isa. Inanak ko siyang sa amin tumira kasama ng aming pamilya pero ayaw niya. Sa ngayon, isa na siyang sundalo at batid kong hanggang ngayon labis pa rin yung dilidibdib ang nangyari sa kanyang ina. Flashback! Kasalukuin kong binabagtas ang kabahan ng highway. Katatapos ang laban ko sa racing at ngayon tinutumbok ko ang daan pa uwi. Sigurado galit sa akin si Cedric dahil tinakasan ko na naman ang bantay ko. Di naman ako natatakot sa galit ng asawa ko. Konting lambing lang sa kanya, siguradong mapapawi rin ang galit ito. Nagulat ako nang biglang tumirik ang aking kotse at kapag minamanas ka nga naman, natapat pa sa isang liblib na lugar. Ni-start ko ulit pero ayaw talagang gumana ng makina. Napampas ako sa noon na makita ko na abusan ang gasolina ang aking sasakyan. Bumaba ako at kinuha nakareserba ang gasolina sa compartment ko. Na matapos kargahan ang gasolina, binuksan ko ang pintuan ng kotse at naulot ang sanay sumakay ako na makarinig ako ng sigawan at iyakan sa masukal na bahagi ng gubat. Sa totoo lang, nakadama ako ng takot, kundit imbes umalis, kinuha ko ang tubong nasa gilid ng driver's seat at mahigpit na hinawakan to. Parang sa pusang bawat hakbang ko, dahil iniiwasan kong gumawa ng anumang ingay hanggang nahinto ako sa paghakbang. Natulos ako sa kinatatayuan na makita ko ang isang babaeng hubot-hubad na nakahiga sa damuhan habang inaangkin to na isang lalaki. Patuloy na sumisigaw ang babae at pilit na kumawala mula sa ilalim ng lalaking nakapatong sa ibabaw nito. Napansin ang ginang ang aking presensya at nagmamakaawa ang mga mata nito na tumingin sa akin na wari mo'y humihingi ng tulong. Mula sa akin lumipat ang kanyang mga mata sa isang madilim na bahagi kaya't nalipat ang aking tingin sa tinitingnan ng babae. Bigla ko natauhan na makita ko isang batang babaeng umiiyak habang ang lalaki kasalukuyan pa lang na nagtatanggal ng kanyang pantalon. Mabilis pinaganang utak ko at nagmamadaling lumapit. Ubod lakas, sinampas ko ito sa ulo kaya't bumagsak siya sa damuhan. Natarantang tinayo ko ang batang babae at agad tong binuhat. Gusto kong tulungan ang kanyang ina ngunit mabilis tumayo ang lalaking nakapatong sa ibabaw nito. Galit na tumayo ito at mabilis tinawid ang aming pagitan na hindi malang nag-abalang ayusin ang sarili. Mama! Umiiyak na tawag ng bata sa ginang. Napasigaw ako sa sakit nang sabunutan ng lalaking ang aking buhok. Malakas ang sigaw ng ina ng bata nang hampasin niya ito sa ulo gamit ang bato kaya napitaw ng lalaking ang aking buhok. Nang ilabot ako sa aking nakita, nang saksakay ng lalaki ang ina ng bata. Dala na matinding takot, babalis akong tumakbo palayo habang karga ang bata. Wala akong pakialam sa mga sangang sumasabit sa balat ko. Dalantahin na sa isip ko'y makatakas kaming dalawa. Hingal kabayong tinilunto ng daan tungo sa kinaparadahan ng aking kotse. Nakadama ako ng pag-asa na makita kong aking sasakyan. Nakasalukuyang bukas ang pintuan dahil nakalimutan po na itong isarado kanina. Papatayin kita kapag naabutan ko kayo. Narinig kong sigaw ng lalaki. Galit na galit ang tinig at halatang nanggigigil sa akin. Mabilis sumakay na sasakyan ang hindi binibitawan ng mga bata sa aking bisig.
Halos pahiga kami nakapasok sa loob ng kotse at di napinansin ang malakas sa pagkakabangga ng aking likod sa matigas na bagay. Mas pinagtuunan ko ng pansin ang mahigpit na pagkakahawak ko sa pintuan. Sa totoo lang, parang papanawa na ako ng ulirat dahil sa matinding takot. Parang tinatambol ng malakas ang dibdib ko at makapigilin nga ang bawat sandali. Naiiyak na rin ako ng mga oras na to. Pero binaliwala ako nararamdaman kong takot at sinikap maging matapang para sa kaligtasan naming dalawa ng batang to. Sakto na isara ko ang pintuan ng kotse. Nahawakan ang lalaking handle nito at pirit na binubuksan. Mabilis na nilak ang lahat ng pintuan ng sasakyan tsaka binalingan ang batang nasa loob ko. Shhh, huwag ka nang umiyak. Ani ko sa bata habang nanginginig ang kamay ko at tinipat to sa kabilang upuan. Ay! Napatali ako na saktan ng lalaki ang salamin ng kotse. Buti na lang bulletproof ito kaya't matatagalan pa niya. Tuloy ang mabasag ang salamin. Mabilis kong pinagana ang makina. Umabante ang sasakyan bago tumatuling pinaatras kaya't nabangga ang lalaki. Inagilap ko agad ang cellphone at mabilis nagdial para tumawag ng pulis. Pagkatapos kagad kong pinatakbo ang sasakyan papalayo. May ilang metro na rin ang layo namin sa pinangyarihan ng krimen bago ko ininto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Humarap ako sa bata at tinakot ng awa ang puso ko na makita ko tong patuloy na umiiyak. Nanginginig ang katawan nito habang yakap ang sarili. Mabilis sinubad ko ang aking jacket at sunod sa kanya dahil sigurado nilalamig na ito. Anong pangalan mo? Tanong ko sa kanya sa malumanay na tinig. Alexandra po, umiiyak niyang sagot. Kahit papano medyo kalmado ng katawan at wala na rin takot na nararamdaman. Huwag ka mag-alala, Angela. Akong bahala sa'yo. Pwede ako maging mommy mo? Masuyo kong saan. Pero tumingin lang sa akin ang inosente nitong mata. Salamat po. Pagkatapos ng ilang segundo nagpasalamat siya sa akin kaya tinapos ko ang kaliwang pisngin nito. End of flashback. Hindi ko po nakakalimutan ang kabutihan siyang tinulong mo sa akin. Tatanungin ko po itong isang utang na loob habang ako'y nabubuhay. Magalang niyang saad. Makikita sa mukha ng dalagang katapatan sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Kung ituturing mo ako bilang ina mo, higit akong masaya, Alexandra. Nakangiti kong sabi pero sadyang kairamot nitong ngumiti dahil nanatiling seryoso ang ekspresyon ng mukha nito. Isang malalim mabuntong hiningang aking pinakawalan bago kinuhang kaliwa niyang kamay. Sa totoo lang, iha, na parito ako dahil kailangan kong tulong mo. Nahihirapan ako sa aking anak na si Sedi at sa tingin ko, ikaw ang makakatulong sa akin. Malungkot kong pahayag. Nakita ko lumambot ang mga mata nito na waring mo'y naramdaman din niya ang bigat ng dibdib ko. Ano po bang maitutulong ko? Sabihin niyo lang po at gagawin ko. Saan niyang dinalis ang mga mata sa aking mukha kaya't napangiti ako. Simula lokohin siya ng isang babae, malaking pinagbago nito. Naging basagulero kaya madalas umuwing may bangas ang mukha. Napakababaero na rin niya at halos napabayaan niya ng sarili. Nais ko sana kung maaari mag-quit ka sa pagiging sundalo mo. Kukunin kita bilang bodyguard ng aking anak. Napansin kong natigilan to, ngunit sandali lang, sumagot din siya. Yun lang po ba? Tanong niya sa akin na siyang kinangiti ko. Maliban doon, kailangan mong ipatupad ang mga nais kong mangyari. Tanging hiling ko lang huwag ka sana magpapasindak sa aking anak. At nais ko sana ngayong araw na mismo magsimula ka na. Dahil mamaya may flight ako papuntang US para sumunod kay Tito Cedric mo. Mapanatag ang loob ko kapag alam kong nasa tabi ka ng aking anak. Nakikiusap kong sabi pa sa kanya. Makakaasa po kayo. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya upang matpagtagumpayan ko ang misyon na binigay niyo po sa akin. Magalang niyang sagot. Tumayo na ito at iniwan ako sa sahig. Pagkatapos ng halos 30 minuto ay lumabas ng bahay si Alexandra. May bitbit na isang backpack sa likod nito. Mukhang mabigat ang bag nito, ngunit kung titingnan mo ay parang baliwala lang sa dalaga dahil ito ang lagi niyang gamit tuwing may misyon sa bundok. Wala nakakaalam na isa itong scout ranger. Kaya masyadong pribado ang buhay nito para sa kanyang seguridad. Kinuha ng aking tauhan ang bag na dala at tatawa pa ako na muntik sumayad ang bag sa sahig dahil sa bigat nito. Masayang umakbay ako sa balikat ni Angel at naramdaman ko naman na kalalay ang braso nito sa aking likuran. Kahit papaano panatang ang loob kong umalis ng bansa dahil may iiwan na sa pasaway kong anak. Kagabi pa nagagalit si Cedric dahil sa tagal kong sumunod sa kanila, pati si Alicia panay na ang tawag sa akin. Alam ko na tamang gagawin ko to para sa ikabubuti ng aking anak na si Sedi. Sedi's POV. Kring! Nalimpungatan ako na marinig ang malakas sa tugon ng alarm clock. Naiinis na inabot ko to at saka pinatay bago mabalik sa pagtulog.
habang nakambay ang hita sa isang puting unan. Ngunit ilang segundo pa lang lumipas, muli na naman nag-ingay ang maliit na alarm clock. Naaasar akong nagmura bago padubog na bumangon. Dinampot ang alarm clock at malakas sabi nito sa pader kaya't nagkalat sa sahig ang ilang parte nito. Akmang babalik na ako nahigaan ngunit pagpihit ko paharap sa direksyon ng pintuan, nagulat nang biglang bumulaga sa harapan ng isang magandang babae nakatayo sa may pintuan. Blanco ang mukha nito habang nakastand straight na nasa likod ang dalawang kamay. Wari mo isang militar. Ngunit ang mas nakaagaw na atensyon ko ay ang mapanglaw niyang mga mata. Diretso nakatingin sa akin mga mata na hindi mo man lang kakikitaan ng anong ekspresyon ng kanyang mukha. Kahit na nakikita na ang iyang tanging suot ko na lamang iyang puting brief. Who are you? And who gave you the permission na pumasok sa kwarto ko? Matigas kong tanong sa kanya. Sa totoo lang, para may konong mahikang humihila sa akin, natitigan pa ang mukha ng dalaga. Hinawi kong sarili at sinikap na maging formal sa harap nito. Marahil isa siya sa mga babaeng nais maikama ako kaya hanggang dito sa kwarto, sinundan pa talaga ako. Well, kung yun ang nais niya, hindi ako tatanggi. Di na ako lugi sa isang todal mula sa suot niyang puting shirt na medyo hapit sa katawan, bumakat ng kalakihan nitong dibdib. Maliit din ang kanyang bewang at kahit di masyadong hapit ang suot na black pants, kita pa rin ang hugis ng malaki niyang balakang. Masasabi ko na sexy to at mukhang alaga sa ehersisyo ang kanyang katawan. Pakiramdam ko biglang nabuhay ang alaga ko at gawalan to sa loob ng loob kong underwear. Halata ang pamumukol nito sa kanyang harapan. At imbes na mahiya ay sinadya ko pang makita ito sa kanya dahil alam ko na gusto rin niya naman ito. Yumukod ang dalaga bago ito nagsalita. Good morning, Mr. Hilton. I'm Alexander Garcia, your new personal bodyguard na inasayin ng mami mo sa iyo at ayon sa kanya kailangan pumasok sa opisina before 9 o'clock ng umaga. Pagkatapos sabihin yon, tumingin siya sa orasan na nasa bisig bago muling nagsalita. You still have 30 minutes para maghanda. Seryoso niyang sabi na hindi man lamang gumagalaw sa kanyang kinatatayuan at wala man lamang naging epekto ang pasimple kong pangaakit sa kanya. Excuse me? Anong palagay mo sa akin? Bata na anytime pa pwede mong utusan? Get out of here! Muli kong bulyaw sa kanya. Nag-init ang ulo ko at sa tinura nito, dahil ito ang unang pagkakataon na may ibang taong nag-utos sa akin. Hindi man lang ito natinag mula sa kinatatayuan. 25 minutes, sir. Imbes na mabas ng kwarto ko, ito ang sagot niya sa akin na wari mo nagka-countdown. Bigi ka ba? I said get out. Muli kong utos sa kanya na pasigaw ng paraan, pero hindi niya pa rin pinansin ang sinabi ko. 20 minutes, sir. Don't blame me dahil hindi ako nagkulang sa paalala sa'yo. Seryoso niyang pahayag. Hindi ko pinansin ang tila warning niya sa akin at matapang na nakipagtitigan ako sa kanyang mga mata. Ganyan ka ba kadesperadang makuha ang atensyon ko kaya nagpapapansin ka sa akin? I'm sorry miss but you're not my type. Now get out. Sa pagkakataong to, seryoso na talaga ako dahil sa lahat ng ayaw ko. Yung matigas ang ulo tigit sa lahat yung minamandohan ako. 5 minutes, sir. Sagot nitong baliwala ang aking mga sinabi maging ang galit ko. Ilang sandali pa muli siyang lumingon sa orasan. Nakipagtagisan ako ng titig sa kanya kaya't lihim ako napangiti na maubos ang oras sa sinasabi nito tila sumuko na to sa akin. Sa huli, umiiling na lumabas siya ng aking kwarto. Ngunit bago siya tuloy lumabas sa pintuan, nakita ko, dumukot ito sa kanyang bulsa. Nagtataka ako kung anong gagawin niya sa hawak na lighter. Tsaka ko lang napansin na isang mahabang bagay na nakalatag sa sahig na umabot sa gilid ng kama ang kabilang dulo nito. Huli na na mapagtanto ko kung anong bagay na yon dahil tuluyan niya ng nasindihan ang dulo nito bago lumabas ng pintuan. Shit, sinturo ni Judas? Naibulalas ko ng sumunod ay ang nakabibinging putukan na nangibabaw sa loob ng kwarto ko kaya't napatalon ako paalis sa ibabaw ng kama bago mabilis nagguble sa gabilang kilid. Kulang na lang sumigaw ako at halos mabingi ako dahil sa walang humpay na putukan. Ilang minuto rin ang lumipas bago naubos ang paputok. Napuno ng usok ang buong kwarto at nagmamadali kong tinungo ang pintuan. Lumabas akong habang panay ang ubo at hampas ko sa aking dibdib. Parang hinihikang humihingal ako pagdating sa labas ng kwarto, habol ang aking hininga. Bumungad sa akin lahat ng mga katulong na nakahilera sa tapat ng kwarto, makikitang labis na pag-aalala sa mukha nila. Samantala ang babaeng nagpakilala sa akin Alexandra kanina, seryoso nakatayo sa isang tabi tila walang pakialam sa gilid. Galit na tumayo ako at hinrap ko to, tsaka dinuro ng aking hintuturo. How dare you para gawin to sa akin? You're fired! I don't want to see your face here anymore! Hinihingal na galit na sabi ko sa kanya. Kung naging lalaki lang to, baka nasuntok ko na to kanina pa. Pero wala man lang epekto sa kanyang lahat ng mga sinabi ko. Tahimik lamang siyang nakamasid sa akin. Talaga bang makapal ang mukha mo?
Nanguuyam kong tanong sa kanya habang ang mga katulong tira natatakot na sa mga nangyayari. Ngunit ni Isay walang nakasalawad na magsalita. First of all, I am not your employee. Second, you're not my boss. Third, the only one who can fire me is your mother. Her command is my job. So I will give you another chance to fix yourself and while we make sure na pagsisisihan mo ang sunod kong gagawin. Paliwanag na may kasamang banta sa huling tinuran. Ilang segundo nakipaglaban ako ng titigan sa kanya, pero sa huli ako rin ang sumuko. Marahas sa tinilikuran ko to't bumalik sa aking kwarto para maligo. Napailing na lang ako sa itsura ng aking kwarto, talbok ang napaagang bagong taon sa akin. That girl? Nanggigigil na bulong ko. Sa totoo lang, natcha-challenge ako sa isang ito at tila may isang ideyang pumasok sa utak ko. Tingnan natin kung hanggang kailan mo paninindigan ang pagiging matapang mo. Ani ko sa sarili habang naliligo. Sa tingin ba ng babaeng to, madali lang ako mapasunod? Nagkakamali siya dahil sisiguraduhin ko, mahuhulig din ang loob niya sa akin at sa huli magagaya din siya sa mga babaeng naging parausan ko. Di na ako makapaghintay na siya mismong maghain ng kanyang sarili sa aking harapan. Isang maladimonyong ngiti ang lumitaw sa aking bibig dahil sa mga ideyang pumapasok sa makasalanan kong utak. Pagkatapos maligo, sinubukan kong tawagan si mommy upang kausapin to tungkol sa babaeng yon, ngunit napakahirap itong kontakin dahil hindi niya sinasagot ang tawag ko at minsan naman, binababaan ako nito ng telepono. Alam ko, sinadyayan ni mommy, ngunit ang di ko maunawaan kung ba't kailangan pa niyang tanggalin ang lahat ng bodyguard ko at ipalit ang babaeng ito. Masama ang tingin ko sa babaeng nakatayo sa gilid ng aking sasakyan. Tahimik lang to naghihintay sa paglapit ko. Isa lang napansin ko sa kanya mula kanina. Di man lang nagbabago ang ekspresyon ng mukha nito at laging blanco. Abnormal ba to? Kumakatingin kasi kala mo laging gustong pumatay ng tao. Pero sorry siya dahil hindi akong klase ng taong mabilis masindak. Pagkaupo ko sa driver's seat, sumakay na rin siya at maayos na kinabit ang kanyang seatbelt. Sisindakin ko ang babaeng to para malaman niya kung sinong kanyang binabangga. Maring inapakan na sa linyador at halos paliparin ko ng kotse sa sobrang tuli ng takbo nito. Pero laking dismay ako na makita kong prente pa rin tong nakaupo habang nakatanaw sa labas ng bintana. Ni hindi man lang to nag-abalang tapunan ako ng tingin. Di ko alam ba't nakadama ako ng inis nang wala man ang epekto sa kanyang ginawa ko. Bakit gusto mo ba na mapansin ka niya tulad ng ilang mga babae na kinikilig dahil sa labis sa paghanga sa'yo? Kastigo ko sa aking sarili. Hindi no? Di ko na malayan na nais sa tinig ko na pala ang tumatakbo sa aking isipan kaya biglang lumingon sa akin si Alexandra. Nakadama ako ng hiya dahil nagbukatuloy akong sira ulo sa paningin nito. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Singhal ko sa kanya. Idinaan ko sa galit ang hiyang nararamdaman ko upang hindi ito makahalata. Nagkibit-balikat lang ang dalaga bago baliwala sumunod sa likuran ko. Sadie's point of view. Natigil ang pagbuklat ko sa hawak na folder nang bigla, bumukas ang pintuan ng opisina at pumasok ang isang magandang babae. Napaka-sexy sa suot niyang red miniskirt at halos tumawa ang marusog na dibdib dahil sa suot na hanging blouse na pa-V-shape ang neckline. Napakaingay na suot itong sapatos na may mataas na takong tuwing humahakbang ito. Hi babe! Masaya nitong body sa akin at mabilis na lumapit sa aking table. Na makilapit, bigla itong umupo sa aking kandungan. Iniisip ko anong pangalan ng babaeng to at kung saan siya nakilala ngunit di ko talaga matandaan. Bigla ko napalingon sa direksyon ni Alexandra, ngunit walang pakialam ang dalaga na kasalukuyang abala sa hawak na cellphone. Nakaramdam ako ng inis. Di man lang ako tinanguan simula pa kanina. Babe, anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa dalaga na sa totoo lang, di ko naman talaga kilala. Babe, nang ako kasaking babalik sa kondo ko, pero dalawang linggo na lumipas, hindi ka nagparamdam sa akin. Kaya ako nang pumunta dito sa opisina mo because I know masyadong busy ang boyfriend ko. Malambing niyang sagot bago yumakap sa leg ko ang braso. May biglang sumulpot na isang alaala sa aking isipan kasama ng babaeng ito. Siya yung nakilala ko sa bar na minsang magkayaan ng barkada. Alright, right. I'm busy kaya wala na akong time pumunta sa kondo mo. And now I have a meeting kaya maybe next time na lang tayo mag-usap. Palusot ko kaya biglang naglaho ang ngiti sa labi nitong may makapal na red lipstick. You have 30 minutes break. Biglang singit naman Alexandra sa usapan namin ng babae, kaya isang matalim na tingin ang pinukul ko sa kanya. Ngunit patuloy lang to sa pagtipa sa kanyang cellphone, tila walang pakialam sa paligid. Tell me, Sid, iniiwasan mo ba ako? Seryosong tanong ng babae sa akin habang nakatitig sa aking mukha. Iniisip ko kung paano nakapasok ito sa aking opisina, gayong mahigpit ang pinagbabawal ang pagpasok ng mga babae sa kumpanya ko. Of course not, bakit naman kita iiwasan? Naputo lang sana'y sasabihin ko nang bumaling bumukas ang pintuan at pumasok ang isang babae
at tatatandaan ko kung sino ito. Siyang babaeng huling nakaniig ko sa kondo nito na basta na lang akong iniwan. Shit, paano nakapasok ang mga to dito? Naiinis kong tanong sa isipan at wala sa loob na palingon ako sa direksyon ni Alexandra. Pero wala man lang tumpakilam sa mga nangyayari sa paligid. Sinasabi ko na nga ba? Kaya hindi mo sinasagot ang mga tawag ko dahil may iba ka ng kinababaliwan. Galit na saad ng babae at lumapit sa aking table. What are you thinking about? I'm Sid's girlfriend. Who are you? Galit na sabi ng unang babae kaya muli, tumingin sa akin ay kalamong babae at di ko inasa na isang malakas sa sampal. Dumapo sa pisngi ko. Napaka walang puso mo. Hayop ka. Ginamit mo lang ako. Galit na sigaw ng ikalawang babae. Umiiyak tong lumabas ng opisina. Di ko alam kung ba't naumid bigla ang dila ko at kung paano i-handle ang gantong sitwasyon. Pak! Isang malakas sa sampal na naman ang natanggap ko sa kabilang pisngi kaya't nabalik ako sa realidad at bumungad sa akin ang umiiyak na mukha ng unang babae. Namumula na ang buong mukha nito dahil sa matinding galit. How dare you paralokohin mo ko, Seti? Pinaasa mo ko at sa huli ginamit mo ng katawan ko? Manluloko ka? Umiiyak na sigaw ng babae bago ito tumalikod sa akin at nagdadabog na lumabas ng aking opisina. Na mga sandaling to nakaramdam ako ng hiya sa harap ni Alexandra. Pakiramdam ko wala na akong mukhang ihaharap. Dirampot ko ang telepono at tinawagan ng aking sekretarya. In my office, now. Matigas kong utos sa kanya bago binaba kagad ang telepono. Yes, sir? Pagpasok ng aking sekretarya, ito kaagad ang tanong niya sa akin. Halatang natatakot ito. Sino nagbigay pahintulot na papasukin ng mga babaeng sa opisina ko? Galit kong tanong sa aking sekretarya. Kayo po, sir. Nauutal pang sagot nito. Kaya't lumalim ang gatla sa noo ko dahil sa naging sagot nito. Ako? Anong ako? Sira ulo para ipahamak ang sarili ko? Niloloko mo ba ako? Ani ko sa mataas na boses na halos ikaluntag ng aking sekretarya dahil sa pagkabigla. According to Miss Kwan, anitong halos mabulol sa pagsasalita at mukhang nakalimutan ang pangalan ng taong tinutukoy. Nakita kong bumaling siya sa nakaupong si Alexandra bago muling nagsalita. I mean, her! According to her na nag-utos ka pong papasukin lahat ng bisita ngayong araw. Mabilis sa sagot ng sekretarya ko na ang tinutukoy ay si Alexandra. Sinasabi ko na nga ba? At ang babaeng tong may kagagawan? Galit na tumayo ako at lumapit kay Alexandra para kumprontahin ito. Bakit mo ginawa yon? Seryoso kong tanong sa kanya. Huminga muna to na malalim bago pinati ang cellphone at sanilid sa kanyang bulsa. Tumayo siya at matapang na humarap sa akin. It's her mother's order. Sinunod ko lang ang nais niya at yun ang gusto mong tapusin ang pakikipagrelasyon sa maraming babae. Alam ko namang di mo ako pakikinggan kaya ako nang gumawa ng way. Nagpatawag ako ng general meeting para sa inyo na mga babae nagkaroon ng kaugnayan sa iyo. Mahaba niyang pahayag na siyang ikinaawang ng bibig ko. Shit! Napamura kong wala sa oras at maunawaan ko kung anong ibig niyang sabihin. Mabilis lumapit ako sa aking table at agad tinignan ang CCTV. Di ako makapaniwala sa ginawa ng babaeng ito. Dahil ngayon kasalukoy ng sakay ng elevator ang nasa pitong mga babae at tatatandaan kong mukha nilang lahat. Mabilis kinokong susi ng kotse at ang cellphone kong nakapatong sa ibabaw ng table bago binilingan ng aking sekretarya. Cancel all my meeting and tell them nasa out of town ako. May pag-aatubiling bilin ko sa aking sekretarya bago bumaling kay Alexander at mabilis sinawakan to sa kamay. Halos kalad ka rin ko to palabas ng opisina patungo sa fire exit dahil ilang segundo na lang bubukas ng elevator. Teka, ano ba? Ba't pati ako kasama sa pagtakas mo? Ikaw lang naman ang kailangan nila. Galit na tanong na sa akin ng babaeng to habang pili tinihilang kanyang kamay na kasalukuyang hawak ko. Ikaw may kasalanan ito kaya mananagot ka sa akin. Naiinis kong sagot habang patuloy sa paghakbang pababa ng hagdan. Bakit ngayon ko lang nagparamdam? Tanong ni Jasper. Nagtataka to sa bigla ang pagsulpot ko sa bahay nito. Dito ko naisip tumuloy pagkagaling namin sa opisina. Kanina pa ako nagpipigil huwag patulan ng babaeng to dahil sa malaking problema na binigay niya sa akin. Imbes sumagot, tinampot ko isang baso na may lamang alak at inisang lagok ito. Kanina pa ba kayo nagsimula? Tanong ko sa tatlong kaibigan na kapwa ko racer. May isang oras na. Believe na talaga ako sa iyo, Hilton. Hanggang dito ba naman nagdala ka pa ng babae? Ani Lawrence habang nakatitig sa mukha ni Alexandra. Makikita matinding paghanga nito para kay Alexandra, kaya para nakaramdam ako ng inis. She's not my girl, she's my personal maid. Ani ko. Lima ko napangiti na makita kong di na maipinta ang mukha ng dalaga nang marinig niya ang sinasabi ko. Wow, ang ganda naman ng katulong mo, bro.
Bahala naman na sa akin yan, ani Lawrence, na siyang ikinatawa pa naming lahat. Nakaisip ako ng isang ideya. Para magtanda ng babaeng to. Yeah, sure, she's yours now, sagot ko sa aking kaibigan. Dahil ang intensyon ko ay takutin si Alexandra para makabawi sa ginawa nito sa akin. Tumayo si Lawrence, lumapit kay Alexandra. Babe, narinig mo ba ang sinabi ng boss mo? Babe, narinig mo naman ang sabi ng boss mo kaya magmula ngayon akin ka na, ani Lawrence sa malambing na tinig. Sunod inutusan niyang dalaga. Babe, pwede mo ba kaming ikuha na maiinom? Paubos na kasi inumin namin. Malambing na utos na mo kung kay Alexandra na wari mo ay nobya kong itrato ito. Malakas na giyawan sila Jasper habang ako'y nakakaramdam ng galit. Para bang gusto kong suntukin ang kaibigan kong to? Blanco ekspresyon ng mukha ni Alexandra at tahimik lang sumunod. Pero hindi ko inaasahan nang biglang hawakan ni Lauren sa matambok na pang-upo ni Alexandra. Ngunit mas gumimbal sa aming lahat ang mga sumunod na nangyari. Nang biglang humarap si Alexandra at isang malakas sa sisipang natanggap ito mula sa dalaga na siya ang kinatumba ni Lawrence. Napangang kaming lahat dahil sa lahat ng ginawa ng dalaga, napalunok akong bigla na sumalubong sa akin na nanlilisik at galit nitong mga mata. Nahiwagaan ako sa babaeng to. Masyado ko minamalit ang pagkatao nito. Sino ka, Alexandra Garcia? Alexandra's POV. Nakabibinging tugtog na isang rock music ang marinig sa loob ng bar na kinaroonan namin ngayon ni Seti. Tahimik lang ako nakatayo sa likod nito habang siya naman abala sa pakikipag-inuman sa kanyang mga barkada. Sa totoo lang, kanina pa ako napapagod sa kasusunod sa lalaking to. Kung hindi lang siya anak ng taong pinagkakautaan ko ng buhay, marahil kanina pa to bumalagta sa sahig. Nagkayaan sila ng mga barkadang gumimik ngayong gabi, kaya't sa bar na to kami humantong. Kanina pa ako nakakaramdam ng hilo dahil sa mga umikot na ilaw sa buong paligid. Di kasi ako sanay sa ganitong klaseng lugar. Nasanay ako sa bundok na tanging natural na bingay lamang ng kalikasan na lagi kong naririnig. Gusto ko tahimik ang lugar, hindi katulad nito, magulo, maingay, walang sariwang hangin. Ang tanging maamoy mo ay mga pinaghalong amoy na iba't ibang klase ng matabang na alak. Kahit masama ang pakiramdam na natili pa rin akong alerto sa paligid. Normal na sa akin ang laging palihim na sinusuri ang bawat kilos ng tao dahil sa klase ng trabaho ko. Nang makakita ng isang bakanting upuan, nagdesisyon akong umupo na muna. Sa palagay ko kasi matatagalan pa bago matapos ang kanilang inuman. Hi, Miss Beautiful! Nagulat ako na may biglang sumulpot na lalaki sa aking harap. Tataka ako kung bakit ang talim ng tingin nito sa akin na ako nakamamatay lang siguradong bumalagtan na ako sa aking kinauupuan. May isang table na namamagitan sa aming mga pwesto kaya di ko na masyado marinig ang pinag-uusapan nilang magkakaibigan. Simula na makatikim sa akin na sipa ang kaibigan nitong si Lawrence, naging mailap na mga kaibigan nito. Walang pakialam na binaling ko na lang aking mata sa ibang direksyon. Ako nga pala si Jason. Nakangiti niyang pakilala sa akin. Sa totoo lang, kanina pa ako naaalibab pa rin sa isang to. Tahimik talinggap ko ang kanyang kamay kaya bigla, nagliwanag ang mukha nito ngunit kalaunan di na maipintang mukha dahil sa higpit ang pagkakawa ko sa kamay niya. Umangat ang puwet nito mula sa upuan ng pigiin ko ito ng husto. Bago bahagyang nilapit ang aking bibig sa tapat ng tenga nito upang malinaw niyang marinig ang bawat sasabihin ko. Kinagagala kitang makilala at sana ito na rin ang huli mong pang-aabala sa akin? Ani ko sa matigas na tinig. Ouch! Oo pa nga ako, hindi na. Nauutal niyang sigot bago binitawan ang kamay nito. Pero nagulat ako na may biglang humablot sa kaliwang braso ko. Namagangat ako ng mukha ay ang madilim na mukha ni Sedi ang bumungad sa akin. Ano bang problema ng lalaking to? May mental disorder ba to't bigla na lang nangahablot ng braso? Ani ko sa aking isipan. Nakatiimbagang to talatang galit. Napatayo ko mula sa aking kinaupuan ng malakas akong hilahin ito bago kinaladkad papunta sa exit ng bar. Sid! Narinig kong tawag ng kanyang mapinansin ng binata at patuloy lang akong kinaladkad palabas ng bar. Teka, ano bang problema mo? Galit na singhal ko sa kanya bago marahas na binawi ang braso ko mula sa pagkakahawak nito. Trabaho mo rin ba makipaglandian sa ibang lalaki? Nangiinsulto niyang tanong sa akin. Kaya halos magdikit na mga kilay ko dahil sa labis ako naguguluhan sa inaasal ito ngayon. Anong pinagsasabi mo? Sira ulo ka ba? Nangaasar kong tanong sa kanya bago matapang na sinalubong ang mga mata nito. Maayos kong sinasarahan kaya ayusin mong trabaho mo. Nagigigil na saan niya at siyang kinagting ng bagang ko. Gusto ko'y sigaw sa pagbumukha ng lalaking to na nikusing. Wala ko natatanggap mula sa kanyang ina. Ginagawa ko lang to bilang pagtanaw ng utang na loob. Pero mas pinili ko manahimik na lang. Nagsiselos ka ba?
Wala sa loob na bigla ko na itanong sa kanya kahit natigilan to at di makapaniwalang tumingin sa akin. Maging ako nagulat din sa tanong ko at parang gusto kong batukan ang aking sarili. Ha? Ako nagsiselos? Wow ha? Bulalas itong tila ng uyam. Di makapaniwalang tumingin to sa aking mukha. Bakit naman ako magsiselos? Eh hindi ka naman kaselos-selos? Anito bago tinignan muli ang ulo hanggang paa at saka sinundo ng isang nakainsultong tawa. Pakiramdam ko, nandiit ako sa sinabi nito at tila nasirang confidence ko sa sarili. Pagkatapos sabihin yun, tinalikuran ako nito at bumalik sa kasamahan. Naiwan ako nagpupuyo sa sobrang inis. Mas pinili ko na lang tumambay sa pintuan pero nanatili pa rin ang aking atensyon sa mayabang na lalaking yon. Ilang sandali pa natigilan ako nung duman sa aking harapan ng dalawang tao. Nakakbay ang lalaki sa magandang babae, tila pamilya sa akin ang mukha nito. Di ako maaaring magkamali. Siya si Marga Seed, ang nasa picture na pinakita sa akin ni Tita Lexi. Umupo ang mga to, di kalayuan sa pwesto ni Nasedi at mula sa kanilang mga tingin, naramdaman kong matinding tensyon sa pagitan ng dalawang grupo. Ilang oras ang lumipas at napapansin kong napaparami ang inom ng binata habang manakanak ang sumusulyap sa kabilang table. Halatang di pa rin nakaka-move on si Sedi mula sa ex nito at makikita pa rin na matinding galit sa kanyang mga mata. Napahikab ako dahil nakakaramdam na ako ng matinding pagkabagot at antok, ngunit paglingon ko sa kinaroroonan ng grupo ni Sedi, nakita ko nagkakainitan ng magkabilang grupo habang ang batang Hilton halos di makayang sarili dahil sa labis na kalasingan. Tuloy ang nagkasagupaan ang dalawang grupo kahit nagsimulang magkagulo. Nakita ko hinawakan ng dalawang lalaki sa magkabilang braso si Sedi, akmang susuntukin to ng isa na nakaakbay kanina kay Marga Seed. Habang ang babae di malaman kung paano nga awatin ang mga kasamahan nito. Pagkatapos suntukin sa mukha ni Richmond ang lasing na si Sedi, nakangisi tong humarap sa binata. Makikita ang labis sa pagkamuhay sa batang Hilton at iniisip niyang pagkakataon na to para makaganti sa binata. Bumelo siya para tadyakan ang binata. Pero bago pa lumapat ang paa nito sa katawan ni Sedi, isang sipang tumama sa binti ni Richmond kaya tumalsik ang paa nito at na out of balance ang binata. Bumagsak ito sa sahig at lahat nagulat sa pagsulpot ng isang dalaga. Si Alexandra na may madilim na aura. Ang pangalan nito ay tila napakalayo sa pagkatao ng dalaga. Hindi pa nakakabawi ang lahat, dinibdiban ang dalaga ang lalaki nakahawak sa isang braso ng lasing na si Sedi. Napadaing ang lalaki. Napaatras habang sapong kanyang dibdib at tila nahihirapang makahinga. Paika-ika lumapit sa kanya si Jacob at balak nang gumanti sa dalaga. Umangat ang kamay nito at akmang susuntukin siya ngunit baliwala sinilubong to na suntok ng dalaga. Sumigaw si Richmond habang hawak ng kaliwang kamay ang nasaktang kanang kamay nito. Napaluhod ang binata at namimilipit sa sakit. Dahil sa nasaksihan ng lahat, walang nangahas na lumapit sa dalaga. Lumapit ang mga bouncer sa kinatatay ni Alexandra at pinalibutan siya ng mga ito pero hindi nagpatinag ang dalaga. Nanatiling blanco ang mukha nito na hindi mo malang kakagitaan ng takot habang sa likuran niya ay nakaupo sa sahig ang lasing na si Sedi. Wala tong kamalay-malay sa gulong pinasok ng dalaga. Ilang sandali pa lumapit sa dalaga ang isang lalaki na may galit na mukha habang si Alexandra nanatili lang sa kanyang kinatatayuan nakikiramdam sa kanyang paligid. Ang lakas ng loob mong lumika ng gulo at guluhin ang negosyo ko? Hindi ako papayag na hindi mo babayaran ang isang gabing kita ng barko. Galit na pahayag nito sa dalaga. Matapang na sinilubong ni Alexandra ang mga mata nito bago sumagot. You can charge all the damages to this guy. Dahil ang grupo niya nagpasimula ng gulo. There's the evidence. Kindly check your CCTV. Seryosong sagot ng dalaga bago dumukot to sa kanyang bulsa. Nilabas ng itim na wallet at nilahad tumismo sa harap ng kausap upang malinaw na makita ang kanyang ID. Nanlaki ang mata ng lalaki at bahagya itong napalunok nang malaman ng dalaga ay may pinakamataas na katungkulan sa hanin ng mga scout ranger. Pagkatapos mailad ang wallet, sinilid na ito ng dalaga sa kanyang bulsa tsaka lumingon kay Sedi na nasa kanyang likuran. Hinilang binatang lasing at may kabigatan ito ay sinika pa rin niya itong maitayo. Sumenya sa may-ari ng bar sa kanyang tauhan, kaya tumabay sa gilid ang mga ito upang mabigyang daan ang dalawa. Sabi ko na nga ba may gusto ka rin sa akin? Ani ng lasing na si Sedi habang panayang halik sa leg ng dalaga. Shit, kapag hindi ka tumigil Hilton, sisipain kita. Naiinis na wika ng dalaga dahil sa kakulitan ng binatang lasing. Ang lahat nakamasid sa dalawa nakasalukuyang palabas na ng bar habang nasa likuran nila nakasunod si Jasper. Mula sa isang tabi, nag-aapoy sa galit si Marga Seed na nakatitig sa likod ng dalawa. Hindi may kakailang may nararamdaman pa rin siya para sa binata. Dalhin ninyo sa opisina ko mga yan. Galit na utos na may-ari ng bar sa kanyang mga tauhan na ang tinutukoy ay ang grupo ni Richmond.
Shit, ang bigat mo! Naiinis sa sabi ko pa bago pabagsak na inihiga sa ibabaw ng kama ang laseng na si Sedi. Napakakulit nito. Wala na itong ginawa kundi halika ng leeg ko simula pa kanina. Tagaktak ng pawis ko at hingal kabayo na ako dahil sa matinding pagod. Simula magtrabaho ko bilang personal bodyguard na lalaking to, lagi na lang akong pinihihirapan ito. Alam ko naman na sinasadya niyang asarin ako, ngulit ang di ko na kayang tiisanay ang panlalaig dito sa akin. Kaya't sa inis ko, never ko siyang kinausap. Parang hangin na dinadaan-daanan ko lang ito. Kahit masama ang love ko sa lalaking to, nagawa ko pa rin siyang asikasuhin. Hinubad ko ang kanyang mga sapatos, pati ang pantalon nito at tinira ko lamang kapirasong panloob niya. Sunod kong hinubad ay ang kanyang blue na long sleeve. Ngayon, nakasando na lamang to. Akba na sanang lalabas ako ng kanyang kwarto nang higitin niyang bigla ang kanang braso ko. Dahil sa pagkabigla, bumagsak ako sa ibabaw ng kanyang katawan. At labis kong kinagulat ang mabilis sa pagpalitin nito ang aming mga pwesto. Kaya napunta ako sa ilalim ang kanyang katawan. Nanlalaki ang aking mga mata nang lumapit ang mga labi niya sa aking bibig. Pakiramdam ko huminto sa pag-inog ang mundo at halos nahigit ko ang aking hininga dahil ito ang unang pagkakataon na hinalikan ako ng isang lalaki. Halos mabingi ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko at di ko alam anong gagawin ko ng mga oras na yon. Naipikit ko ang aking mga mata na masuyong kumilos sa mga labi nito. Wari mo hinihi kahit akong tumugon? Kalaunan natagpuan ko na lang aking sarili na tumutugon na sa mga halik niya. Isang impit na ungo lang kumawala sa aking bibig nang sapuhin na malaki niyang palad ng aking malusog na dibdib. Tsaka sinimulang masahiin yon. Hindi maikakaila na nagustuhan ng aking katawan ang ginagawa niya sa akin hanggang sa tuluyan na ako natangay sa kakaibang damdamin na ngayon ko lamang naramdaman. I still like you, Margaret. Ito ang narinig kong sabi ng binata habang hinahalikan ako sa leeg para kong binuhusan isang pitsel na malamig na tubig at tuluyan bumalik ang aking katinoan. Labis ako naguguluhan. Bakit ako nasasaktan sa sinabi ng lalaking to gayong wala naman kaming relasyon at wala ako nararamdaman para sa kanya? Para ang bigat na ang dibdib ko ng mga sandaling ito. Umabot ang mga labi ng binata sa aking dibdib at bago pa ako maling matangay, mabilis ang dinukot sa aking bulsa ang isang panyo. Gamit ang panyo na mayroong kemikal na pampatulog, tinakpan ko ang ilong nito. Sinubukan pang tanggalin ang aking kamay na nakatakip sa bibig nito ngunit tuloy na siyang nanghina hanggang sa lumapaypay ang katawan sa ibabaw ng aking katawan. Tuloy na katulog ang binata kaya tinawi ko ang katawan nitong nakadagan sa akin. Bumangon ako at inayos ang pagkakahiga niya sa kama. Malungkot na lumabas ako ng kwarto at kagad tinungo ang sariling kwarto. Mabilis sinagilap ang aking bag at sarilid ang mahalagang gamit na gagamitin ko sa pag-iensayo. Rest day ko naman bukas kaya uwi muna ako sa bahay ko. Kahit napagod, nagbiyahe pa rin ako pabalik sa aking tahanan. Di naman ako mayaman, simple lang ang buhay ko. Ilang beses na akong inalok ni Lexie na lumipat sa kanyang bahay ngunit tinanggihan ko ito. Gusto ko kasi tumayo sa sarili ko mga paa, kaya ang tayong tinanggap ko lang ay ang scholarship na binigay niya sa akin. Matinding trauma ang dinulot sa akin na nangyari sa aming mag-ina at maging ang pagkamatay nito. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa aking isipan lahat na nangyari mula sa nakaraan. Pagkatapos namin makatakas mula sa mga rapist na yon, nahuli ng mga pulis ang dalawang suspect at ayon kay Tita Lexie, kasalukuy nakakulong na ang mga ito. Sinigurado rin sa akin ni Tita Lexie na hindi na makakawala ang mga rapist na yon dahil habang buhay na pagkakabilanggo ang hatol sa kanila. Ang nais ko nga kamatayan ang dapat makamit nila pero wala akong magawa sa desisyon ng korte. At minsan di rin ako umatend sa mga hearing dahil minsan nang umatend ako, hinimatay ako sa harap ng lahat. Sila ang bangungot ng buhay ko at hanggat maaari, ayokong maharap ang pagmumukha ng mga demonyong iyon. Pabagsak na inihiga ang pagod na katawan sa malambot na kama, mabilis din akong ginupo ng antok. Sadie's point of view. Nagising akong masakit ng aking katawan pati ng ulo ko. Wala rin ako masyado matandaan sa mga nangyari kagabi. Di na maipintang aking mukha nang bumangon ako mula sa higaan. Nang mahagip ng aking matang orasan, nagtaka ako. Ba't alas 11 na hindi man lang ako ginising ni Alexandra? Sa loob ng isang buwan, nakasanayan ko na sa pagmulat ng aking mga mata ay ang magandang mukha nitong aking nasisilayan. Kahit malamig ang pakikitungo niya sa akin, ayoko nang mawala siya sa paningin ko. Nasanay din ako na lagi siya nasa tabi ko at nakasunod kahit saan man ako magpunta. Tinatamad at tumayo ako at tinungo ang banyo para maligo. Bakit ganon? Para nakakawalang ganang araw ko ngayon. Ani ko sa sarili habang nakalapat ang aking katawan sa tapat ng dutsa. Binabanlawan ang katawan kong puro ng sabon.
Paglabas ko ng banyo, hindi pa rin pumapasok sa kwarto ko ang dalaga. Kaya may pagmamadali sa bawat kilos ko habang nagbibihes. Alexandra! Tawag ko sa pangalan ng dalaga, ngunit wala ang taong hinahanap ko. Nasaan si Alexandra? Tanong ko sa aming kasambahay, nalatantan ko sa kusina. Nakita ko umalis kagabi, sir, may dalang bag. Sagot nito sa akin. Bigla ang pagkabog ng aking dibdib at di ko maintindihan kung ba't ako nasaktan sa narinig. Dapat nga matuwa ako dahil wala na nakabantay sa bawat kilos ko ngayon at wala na rin magre-report kay mommy ng lahat ng mga ginagawa ko. Naiinis at tinungo ko ang kwarto ng dalaga at wala ko ibang nakitang gamit ito maliban sa mga ilang piraso ng damit. Mabigat na mga paang humakbang palabas ng bahay. Pagdating ko sa bungad ng pintuan sa malubong sakin ang mga tauhan ni daddy. Bakit ganon? Bakit nakaramdam ako ng kahungkagan? Gayun kung tutuusin, di naman kami malapit sa isa't isa. Lagi pa nga kami nag-aaway nito tuwing minamandohan niya ako eh. Sino ba magkakagusto sa babaeng yun? Bukod sa pangit na nga wala pang kabuhay-buhay, kala mo pa saan ang mundo? Parang siraulong sabi ko sa aking sarili bago tinungo ang nakaparadang sasakyan sa harap ng mansyon. Pasakay na sana ako ng kotse pero natigilan ako nang huminto ang isang itim na kotse sa di kalayuan. Maya-maya bumaba si Alexandra na naka-black shades habang nakalugay ang mahaba nitong buhok. Sa tingin ko bagong ligo ang dalaga dahil medyo basa pa ang buhok nito. Tulad ng laging suot nito, isang maong pants at t-shirt lamang ang suot nito at isang itim na boots na mukhang panlalaki. Aaminin ko kahit simple lang ayos niya, ang lakas pa rin ang kanyang dating at siguradong lahat ng kalalakihan talagang napapalingon sa kanya. Sandali ako natulala, ngunit natauhan akong bigla nang daan lang ako nito at di man lang ako pinansin. Akala mo wala ako sa paligid? Naningkit ang mata ko sa sobrang inis at umusok yata ang bunbunan ko na makita ko isang lalaki na nakaupo sa driver's seat. Nakasuot din to tulad ng suot ng dalaga kaya't mahigpit kong naikuyom ang aking mga kamay. Ha? At talagang nag-couple shirt pa mga to? Naiinis kong saan. Ilang minuto lang lumipas, muling namabas ang bahay ng dalaga, may bitbit na isang bag. Mabilis ako lumapit sa kanya at tumarang sa dinaraanan nito. At saan ka pupunta? Iiwan mo ang trabaho mo para sumama sa ibang lalaki? Galit na tanong ko sa kanya. Nakita ko kumunot ang noon nito, ngunit na natiling seryoso pa rin ang ekspresyon ng kanyang mukha. It is my day off, so I have the right to go wherever I want. Now move! Seryoso niyang sagot bago ko nilampasan ito. Di na ako nag-isip at mabilis na sumunod sa kanya. Pasakay na sana to sa unahan ng kotse nang hilahin ko ang kaliwang braso nito. Ano bang problema mo? Galit na bulyaw niya sa akin pero imbes sumagot, sinirado kong pintuan sa unahan. Tsaka binuksan ang sahulihan. Get in! Utos ko sa kanya. Hindi ko pinansin ang galit na... Habang ang lalaki sa driver's seat nagtataka na nakamasid lamang sa amin. Isang malalim mabuntuhin nga ang pinakawalan ng dalaga na waring mong malapit nang maubos ang pasensya nito sa akin. Nagdadabog na sumunod siya sa akin. Pagkaupo niya nagulat pa to nang bigla ako sumakay at tinulak to ng bahagya para makaupo ako ng maayos. Teka, anong ginagawa mo? Bakit ka sumakay? Naguguluhang tanong niya sa akin. I'll go with you. Seryoso kong sagot na siyang kinawang ng bibig nito habang ako'y prente ng nakaupo sa kanyang tabi. Sadie's point of view. Ouch! Napamura ako ng tamaan ng paintball ang aking dibdib. Hindi ko kasi alam nang pupuntan para namin ng isang shooting game. Ang mga katanungan gumugulo sa isipan ko na bigyan ng kasagutan. Na natuklasan ko na isa palang sundalo sa Alexandra at ngayon, kasalukuyan kami nagkukubli sa likod ng isang pader upang di tamaan ang balang ng paintball. Kahit paintball ang gamit, masakit pa rin to sa barat at sigurado mag-iiwan to ng pasa. Noong una ayaw nila ako isaling ulit nagpumilit pa rin ako. Ewan ko ba ba't nainis ako tuwing dumidikit ang mga lalaking sundalo kay Alexandra. Kaya pinagpilitan ko na makasali ako sa kanilang shooting game. Ngayon nasa tabi ko si Alexandra at pareho kami nagkukubli. Marunong naman akong humawak ng baril maging self-defense pero hindi naman ako ganun kabihasa. Di tulad ng mga sundalong dumaan sa matinding training at laging ginagamit ang kanilang kasanayan sa mga misyon bilang sundalo. Nakita ko gumapang si Alexandra sa damuhan habang hawak ang mahabang baril nito. Gusto ko sana sundan to ngunit may nakabantay na kalaban sa bawat kilos ko. Tinamaan na ako at iisa na lang buhay na natitira sa akin. Kapag nagkataon mawawala na ako sa eksena at ang matitira na lang si Alexandra, pati ang limang sundalong kalaban namin. Dinampot ko ang isang sanga at pinatuyon sa isang yero kagaya humawak ito ng isang malakas na ingay. Biglang lumitaw sa pinagtataguan ang isang kalaban at mabilis ko itong inasinta. Sakto tumama sa kanyang braso ang bala ng baril ko. Ha!
Kahit di ako sundalo, hindi naman ako papayag masapawa ng iba. Ako yata si Smith. Nagyayabang kung saan mula sa isipan habang nanatiling nakakubli. Nilingon ko ang direksyon ni Alexandra at namangha ako sa galing nito ng tahimik na nakakito sa isang puno. Para siyang pusa na wala ka marinig ni katiting na kaluskos. Napangiti ito nang biglang naglambitin sa aking malaking sanga. Nakakapit ang dalawang binti sa sanga habang nakalawit ang kalahati ng katawan. Nagulat ang tatlong sundalo na nagtatago sa likod ng isang malaking puno nang biglang barilin sa ranang dalaga mula sa likuran. Langya, antindi mo talaga Garcia, naisahan mo kami doon na. Sigaw na isang sundalo. Ngunit hindi na ito pinansin ang dalaga dahil mabilis itong inangat ang katawan sa ere para iwasan ang balang paparating mula sa nag-iisa naming kalaban. Kagad ko itong inasinta pero mabilis siya nakapagkubli. Sa tingin ko, mahusay din ang isang to dahil natatapatan niya ang bilis na Alexandra. Gumanti siya sa akin at kamunti ka na akong tamaan. Buti na lang mabilis ako nakailag. Binaril din to ni Alexandra pero sadyang magaling ang lalaki dahil hindi man lang to tinamaan. Nakaramdam ako ng excitement sa mga nangyayari kaya't matapang na sinugod ko to habang pa rin ang kubli sa mga punong nadaraanan ko. Ewan ko ba pero ng mga sandaling to parang gusto kong magpakita ng gilas. Kaya harap-harapan ako nakipagpalitan ng bala sa lalaking to. Ilang sandali pa ay mabilis ako nakarating sa pinagtataguan ng lalaki. Kaya nagulat pa to na sa paglabas niya mula sa pinagtataguan, nasa harapan na niya ako. Sa pagkalabit ng aking gatilyo, kasabay din ang sa kanya kaya't pareho kaming tinamaan ng paintball. Ang ending tuloy, pareho kaming out. Tanging si Alexandra lang ang natira sa grupo kaya siya ang nanalo. Malakas na palakpakan ang ibabaw sa buong paligid. Mula sa ibang sundalong tira natutuwa sa kinalabasan ng laro. Nakita ko si Alexandra papunta sa aming direksyon kaya hinintay ko to upang sabay na kaming umalis. Stupid! Imbes papuri ito ang sinilubong sa akin ng dalaga kaya hindi na maipinta ang mukha ko. Wala man lang paghang inaasahan ko tulad ng sa mga kasamahan nito. Ano bang problema mo ha? Naiinis kong talong sa kanya habang nakasunod sa likuran nito. Bigla siyang huminto sa paghakbang at tumarap sa akin. Problema ko? Ikaw! Ikaw ang problema ko! Singhal niya sa akin. Kumulot ang noo ko dahil labis ako naguguluhan kung bakit hanggang doon lang ang galit ito sa akin. Pero masaya na rin ako dahil kahit papaano narinig kong nagsalita ito. Mukhang may LQ magkasintahan ha. Natatawang saan na isang sandalo. Hindi ko siya boyfriend. She's not my girlfriend. Halos isang bigkas naming dalawa na siyang kinatawa ng lahat. Pagkatapos sabihin niyo nagkatitigan kami. Ilang sandaling nagdadabugtong umalis sa aking harapan habang simangot ang mukha. Wala sa loob na napangiti ako na makita ang bawat reaksyon sa mukha nito. Kahit papano hindi na siya mukhang robot. Mabilis ko itong hinabol at nang maabutan inakbayan ko na very close kami. Padabog na ilalas niya ang braso ko na nakapataw sa kanyang balikat. Hindi ako nagpatinag at muli ko siyang inakbayan. Kaya huminto ito sa paglalakad at galit na humarap sa akin. Huwag kang feeling close. Pwede ba kahit isang araw lang nakikiusap ako sa iyo? Ayoko makita yung pagmumukha mo. Nagigigil niyang saan bago ko nito tinalikuran at ipinagpatuloy na ang paglalakad. Bakit ba ay mamakita ang mukha ko? Ay gwapo naman ako. Painosente kong tanong sa kanya. Liim ako natatawa nang tumirik ang mga mata nito dahil sa matinding frustration na dulot ko sa kanya. Huwag mo ubusin ang pasensya ko, Smith. Baka hindi kita matansya, makalimutan kong anak ka ng taong pinagkakautangan ko ng buhay. Seryoso niyang sagot. Naagaw ng atensyon ko ang sinabi nito at kapansin-pansin ang muling pagbabago ng mukha. Dahil bumalik na naman na matigas sa ekspresyon nito. Sa tingin ko, marahim hindi himang pagkatao ng babaeng to at gusto kong tuklasin kung anong mga bagay na yon. Alexandra, hindi ba pwedeng maging magkaibigan tayo? I think di pa naman siguro huli ang lahat para baguhin ang di magandang nangyari sa ating dalawa. Malumanay kong saad na siyang kinatigil niya sa paghakbang. Ewan ko ba kung anong pumasok sa utak ko at bigla ko itong nasabi sa kanya. Napapansin ko noong una hindi kami nagkakaisa ang utak at puso ko. Pero ngayon maging ako gulat sa aking sarili dahil kung ano naisabihin ng puso ko, siyang lumalabas sa bibig ko. Nanatili siyang tahimik at di gumagalaw sa kinatatayuan. Kaya lumapit ako sa kanya at tubismo sa mismong harapan nito. Yeah, sure. Pwede tayo maging magkaibigan kung mapapatunayan mo sa akin na karapat dapat kitang kaibiganin. Seryoso niyang sagot bago ko nilang pasan ito. Napangiti akong bigla dahil para sa akin, isa na tong senyales na may pag-asa pa ako mapalapit sa kanya. Bakit ba nandito ka pa? Nasa na ba yung bodyguard mo? Maya-maya tanong niya sa akin. Wala na, pinabalik ko na sa mansion. I don't need them because they're here. Nakangiti kong sagot kaya hindi may pinta ang mukha nito. I told you, Smith, today is my day off. Mahirap pang unawain yon. Anitong tina naiinis na sa akin. Di ko pinansin ang pagmamaktol nito bagkos tumapit ako sa kanya at inakbayan to. Problema ba yon? Di dalawa tayo mag-day off?
Ani ko bago hinila to patungo sa sasakyan. Giniya pa upo sa loob ng kotse. Mabilis kong sinira ang pintuan bago umikot sa kabilang side ng sasakyan dahil ako nagmamaneho ng kotse nito. Saan ba tayo pupunta? Walang gana niyang tanong sa akin. Nakangiteng nilingon ko to bago maling bumalik sa aking mga mata sa daan habang patuloy sa matuloy na pagmamaneho. Pagkatapos ng kalahating oras, narating namin ng stadium dahil may laban ako ngayon sa racing. Sa pagkakataong to, ipapakita ko sa dalaga kung gaano ako kagaling kaya't sisigaluduhin ko na mananalo na ako ngayon. Gusto kong makita mo kung paano ko ipapanalo ang laban na to. May pagmayabang kong sagot. Huwag ka muna magyabang at baka mapahiya ka lang sa huli. Pangbabara pa niya. Ngunit hindi nito naapektuhan ko sa aking sarili. Bagkos ay nakadama pa ako ng excitement. Smith! Narinig kong sigaw ni Jasper pero nang makita nito si Alexandra, bigla tong natigilan na wari may biglang may naalala. Hi Alexandra! Kiming bati nito sa dalaga na parang akala mo isang maamong tupa. Di sumagot ang dalaga ngunit marahan siyang tumango bilang tugon. Halos lahat napapalingon sa aming direksyon ngunit higit na kay Alexandra na katon ang kanilang mga mata. Wala sa sariling bigla ko itong inakbayan, hinapit palapit sa aking katawan. Nais ko ipabatid sa lahat ng babaeng ito ay akin. Napansin ko nagkatingin ng mga kaibigan ko ngunit nagpatuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa nakarating kami sa aking kotse. Wow pare, kailan pa kayo naging close? Di makapaniwalang tanong ni Jasper sa akin. Kasalukuyan ko inaayos ang aking seatbelt. Ikaw lang naman ang walang bilib sa akin. Alam mo naman kahit sino kaya kong paamuin. Mayabang kong sagot bago sumalpat sa direksyon ni Alexandra. Tahimik ko nakamasid sa direksyon ko ngunit ang mukha nito'y nanatili pa rin seryoso. Ilang sandali pa nagsimula ng laban. Dapat masanin na ako dahil isa akong professional racer. Ngunit bakit nakapagtataka na ngayon lang ako kinabahan ng sobra sa laban ito? Parang natatakot ako matalo o mas tamang sabihin, natatakot ako mapahiya sa paningin ni Alexandra. Teka, ano bang nangyayari sa akin? Parang di ko nakilala ang sarili ko ng mga sandaling to. Bakit mas importante pa sa akin ko na maging opinion ng babaeng yon? Sa tanang buhay ko, ito unang pagkakataon na nagkaroon ako ng pag-aalinlangan sa aking sarili at lahat ng yon dahil kay Alexandra. Ang weird talaga na nararamdaman ko para sa babaeng yon. At napakahirap itong pangalanan. Hindi kaya umibig na ako sa aking bodyguard? Ha? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Binaling ang buong atensyon sa nagaganap na laban. Halos magitgita ng mga sasakyan ni Nacelli at Richmond. Napakainit ng laban pero nasa kondisyon ngayon ng binata. Kaya walang kahirap-hirap tinalo niyang lahat. Malakas na hiyawan ng mga tagahanga ng binata ang nangibabaw sa loob ng stadium. Malakas na hampas si Richmond ng manemela dahil sa matinding galit. Di niya matanggap na natalo na naman siya ni Sadie. Alexandra's POV. Sa totoo lang, humanga ako sa kakaya ni Sadie pagdating sa racing. Halos nilampasan niya lahat ng kalaban. Nakita ko masayatong bumaba ng kanyang kotse pero saglit tong natigil sa paghakbang at tumingon sa ibang direksyon kaya't sinundan ko ang tinitingnan nito. Labis ako naguguluhan bakit nakadama ako ng sakit na makita kong tinitingnan nito si Margaret. Bumaba ng sasakyan ng dating kaibigan nitong si Richmond. Lumapit kay Margaret. Sarap na maraming tao, nilamukos ito ng halikang labi ng dalaga at di nakaligtas sa akin ang palihim na salyap ni Margaret kay Sadie habang ito'y nakikipaghalikan. Alam ko ang mga ganitong tingin. Hindi ito isang tingin ng babaeng may pagmamahal sa binata. Batid ko sinasadya ng mga itong maghalikan sa harap ng binata upang ito'y pasakitan at makuhang muli ang atensyon ni Sadie. Wala sa loob, bigla akong tumayo sa aking kinaupuan. Mabilis na lumapit sa binatang seryoso nakatingin sa direksyon ng ex-girlfriend nito. Huminto ako sa mismong harap ni Sadie kaya naagaw kong atensyon nito. Nang lumingon siya sa akin, nakita kong lungkot mula sa kanyang mata kaya naunawaan kong hanggang ngayon nasasaktan pa rin siya. Wala sa loob, kinabig kong batok nito tsaka lumapat ang mga labi ko sa kanyang bibig. Labi siya nagulat sa ginawa ko ngunit nang kalaunan, kuminos sa mga labi nito at naging mapusok ang halik na aming pinagsaluhan. Hanggang naramdaman ko na lang pumupulupot ang dalawang braso nito sa aking katawan at mahigpit ako niyakap. Sa paglapat ng aming mga katawan, naramdaman ko ang init ng katawan nitong nagdudulot ng tila kuryente sa buong pagkatao ko. Di ko alam kung ano bang pumasok sa utak ko at bakit ko ito ginawa. Basta natagpuan ko na lang aking sariling nag-e-enjoy sa pakikipaghalikan sa lalaking to. Di ako napangiti na makita ko padabog na itulak ni Margaret sa Richmond habang matalim na nakatingin sa aming direksyon. Galit na tumalikod to at basta na lang iniwan ng boyfriend nito kaya nakita ko humabol si Richmond na tila nagtatalo ang dalawa. Nang makontento sa kinalabasan ng ginawa ko, saka pa lang ako bumitaw kay Sadie at walang pasabi, tinalikuran ko na to.
Saka ako lang napansin na sa amin palang atensyon ng lahat habang ang mga kasamahan ng binata ay naghihiyawan. Para akong binuhusan ng isang balding yelo dahil sa labis na kahiyan. Mabilis sumakbang palayo pa makaalis sa kahiyang sinapit ko. Teka, sandali lang. Pagkatapos mo akong halikan, gano'n na lang yon. Basta mo na lang akong iiwan. Di makapaniwalang sabi ni Sedi at sinika pumabol sa akin. Nang abutan ako niya ay umakbay sa akin ang kanang braso nito. Ano ba? Alisin mo nga yan? Naiinis kong sabi sa kanya. Bago padarag na hinawi ang kanyang braso, ngunit ang magaling na lalaki muling umakbay sa akin. Kaya huminto ako sa paglalakad at hinlap ito. Ano bang gusto mo? Para lubayan mo na ako? Matigas kong tanong sa kanya habang naka-cross arm sa ibabaw ng aking dibdib na dalawang braso ko. Kailangan panagutan mo ko. Anito bago pilong umiti sa akin. Halos magdikit ang dalawa kong hilay dahil sa sinabi nito. Pwede ba tigilan mo ako sa kalokohan mong yan? Nainis kong saad habang matalim ang tingin pinupukol ko sa kanya. Magmula ngayon, girlfriend na kita. Dahil ikaw ang unang humalik sa akin. Mahabang payag nito na kinainis ko. Bumukha ang aking bibig upang magprotesta sana, ngunit naudot ang sasabihin ko na mapansin kong isang lalaki nakatitig sa aking nakatayo sa di kalayuan sa bandang likuran ni Sedi. Kahit malayo ito, malino ko pa rin nakikita ang kanyang mukha, ang maladimonyong ngiti nito. Naumid ang dila ko na magpanagpong aming mata. Sa isang iglap, nahirapan akong huminga at halos magkulay suka ang mukha. Napahawak ako sa aking dibdib at sinikap na makalanghap ng hangin. Kung hindi ko papayag, tatawag ako kay mommy para... Natigil si Sedi nang mapansin hindi ako gumagalaw sa kinatatayuan. Akala mo nakakita ng multo naging reaksyon sa mukha. Alexandra, ano nangyayari sa'yo? Alexandra! Nag-aalala si Sedi sa dalaga pero natili itong tulala sa likuran ng binata. Kaya't lumingon siya pero wala namang tao sa tinatanaw nito. Ha! Patuloy na hinihingal ang dalaga at butil-butil na pawis ang lumabas sa katawan nito. Nanginig ng hustong buong katawan kaya't mahigpit na niyakap to ni Sedi habang inihimas ang kanyang likod. What happened? Please tell me, sweetheart. Tanong ng binata habang hinahawi ang buhok ni Alexandra sa mukha. Ilang sandali pa ay biglang nawalan ng mali ang dalaga nang mabilis sa salon ni Sedi dahil nanatiling yakap pa rin ito ang katawan. Natatakot ng binata sa pangalan nito. Binalot na matinding kaba ang kanyang puso at nagmamadaling binuhat ito. Nagagulo ang mga kaibigan niya na makitang buhat ng binata ang walang mali na si Alexandra. Red, dito, bilis! Malakas sa sigaw ni Jasper kaya kagad siyang sumabay sa loob ng kotse habang kalong ang dalaga. What happened to her? I don't know. Bigla na lang siya natulala tapos nawala ng malay. Natataranta kong sagot. Ng mga oras na to parang gusto kong maiyak habang paulit-ulit kong hinahaplos ang mukha nito. Mr. Smith, wala ka bang alam na maaaring maging dahilan pagsisisyon ni Miss Garcia? Tanong sa akin ng doktor kaya't lumalim ang gatla sa aking noo. Pasensya na pero wala akong alam sa background niya. Maaari ko bang malaman dahilan kung ba't tumaranas ang isang tao nito? Naguguluhan kong tanong sa doktor. Nasuriin namin ng pasyente, wala kami nakitang problema. She's healthy kaya't isa lang naisip kong cause ng pagsisisyon niya. Concussion. Maaring dumaan sa matinding trauma ang pasyente at hindi kinaya ng kanyang utak, kaya nagsisure siya. Napalingon akong bigla sa natutulog na si Alexandra. Okay na to ngayon at kasalukoy nagpapahinga. Kanina pa nakaalis ang doktor pero hanggang ngayon di pa rin maalis sa isipan ko ang nangyari kanina at ang mga sinabi ng doktor. Mabilis akong lumapit kay Alexandra nang bumangon to, ngunit nakapagtataka, parang wala ito sa sarili. Bumalik na naman ang dating ekspresyon ng mukha nito nung unang araw na nakilala ko. How are you feeling? Are you okay? Nag-aaral lang tanong ko sa kanya, ngunit blanco lang itong tumingin sa akin at pakiramdam ko, parang wala ito sa kanyang sarili. Sedi anak, how's Alexandra? Nagulat ako sa biglang pagsulpot ni mommy kaya't napatayo akong bigla. Mom, kailan pa kayo dumating? Gulat na tanong ko dahil sa biglang pagsulpot nito. Ang alam ko, sa sunod na buwan pa sila darating. Napaaga ang uwi namin dahil nagkaroon ng emergency. Iho, maaari mo ba kaming iwan muna ni Alexandra? May kailangan na kaming pag-usapan. Malumanay pang saad nito. Kapansin-pansin ang pagiging seryoso ng mukha ni mommy habang nakatingin sa nakatulalang si Alexandra. Marana kong tumango at tinungo ang pintuan. Alexandra, iya, kamusta ang pakiramdam mo? Ramdam ko ang pag-aalala sa tinig ng aking ina. Nasa labas na ako ng kwarto ngulit di ko magawang mailapat ang pintuan. Ewan ko ba't parang interesado ako sa kung anong kanilang pinag-uusapan. Tita? Gulat na patanong ni Alexandra na tila ngayon pa lang niya naramdaman ang presensya ng aking ina. Tita, nandito siya. Di ko po pwedeng magkaamali. Kita ng mga mata ko. Nag-hysterical ang dalaga kaya't lalong na intriga sa kung ano ang nangyayari. I know, iha.
Kaya napaugang uwi namin dahil nakatanggap ako ng tawag. Nakatakas ang kriminal na yun at sa talagang nakita mo. Isa lang ibig sabihin nito, kailangan natin mag-ingat. Hindi tayo ligtas hanggat di bumabalik sa kulungan ng kriminal na yun. Narinig kong pahayag ng aking ina. Ang tinig kababakasan na matinding pag-aalala. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Mukhang may itinatago sa akin ang ina at si Alexandra. Tayong silang dalawa lang nakakaalam. Napalingon ako na maramdaman ko ang presensya ng isang lalaki. Kumulot ang noo ko na makita sa Jasper. Nakikinig sa usapan nila. Kaya bigla akong sinaradong pintuan. Pare, sino kaya yung kriminal na kinatatakutan ni Alexandra at ng mami mo? At kailan ka pa naging chismoso? Sita ko sa kanya habang patuloy kami naglalakad sa hallway ng ospital. Mas nauna ka nga sa akin, ginaya lang kita. Pangaasar pa nito. Di ko na lang pinansin ang sinabi nito dahil iniisip ko paano ko malalaman ang sekreto ng aking ina at ni Alexandra. Alexandra's point of view. Isang linggo lumipas mula magpakita sa akin ang lalaking gumahasa at pumatay sa aking ina. Hindi ako takot sa kanya pero tuwing nakikita kong mukha nito, bumabalik sa akin lahat na nangyari ng gabing yon. Ewan ko ano nangyari sa akin basta tuwing nakakarap ko yon, malaki naging epekto niya sa utak ko at pakiramdam ko. Hindi lumirespindi ang utak ko at bigla ko nawawala ng malay. Para akong bumabalik sa panahong nangyari ang karumaldumal na kriming iyon. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko bago lumingon sa direksyon ni Sedi kasama ng kaibigan nito. Kasalukuyan kaming nandito sa bahay ng kaibigan nitong si Jasper. Pagkagaling sa opisina ng binata, dito agad kami dumiretso at ngayon nag-uunuman ang mga to. Habang ako ay nakaupo sa counter ng minibar ni Jasper, wala sa loob dinampot ang isang bote ng alak at nagsanay na isang baso na nasa harapan ko. Itong unang pagkakataon na titikim ako ng alak at dahil wala akong alam sa alak, inisang naguko ang laman ng aking baso. Halos pukpukin ko aking dibdib na sa tapang nito at ramdam kong init na kumalat sa dibdib ko. Ang tindi naman ng alak na to, ani ko sa aking isipan. Pakiramdam ko na buhay lahat ng dugo ko sa katawan. Ewan ko pero may nagtutulak sa aking ubusin ng alak sa harapan ko. Pakiramdam ko lumalakas ang loob ko at iba yung tapang binibigyan nito sa akin. Kung sakaling muling mag-cruise ang landas naming dalawa ng lalaking yon, sisiguraduhin kong ako ang papatay sa kanya. Hindi na akong batang sa Alexandra na walang ginawa kundi umiyak habang pinagmamasan kung paanong pagsamantalan at patayin itong aking ina. Isa na akong sundalo at kaya ko nang pilipitin ang leg na lalaking yon hanggang malagutan siya ng hininga sa mismong kamay ko. Habang tumatakbo ito sa isip ng Alexandra, matinding galit ang nangyayari sa kanya. Dala na matinding galit at epekto ng alak ay hindi niya na namalay na basag na palang manipis na baso sa mismong kamay. Napalingon sila Sedi at Jasper at marinig ang nabasag na baso. Namamangha sila sa dalaga na tila may sariling mundo to dahil patuloy lang nitong tinutungga ang alak sa bote habang dumudugo ang kamay nito. Pare, mukhang malaking problema ni Alexandra. Nag-aaral lang sabi ni Alexander. Kay Sedi, isang malalim mabuntong hininga ang pinakawalan ng binata bago ito tumayo at lumapit sa dalaga. Simula pa kanina tulala na ito talatang malalim ang kanyang iniisip. Napapailing na lamang si Sedi na makitang nanggagalahati ng laman ng bote kahit inagaw niya ito mula sa kamay ng dalaga. Alexandra, tama na yan. Lasing ka na. Umuwi na tayo. Ani ko sa dalaga. Ngunit nakipag-awan ito sa bote dahil ayaw niya itong bitawan. Pwede ba labayan mo na ako? Naiinis pang sa adang dalaga bago bahagyang itinulak si Sedi. Di nagpatinag ang binata. Mabilis inagaw ang bote sa kamay ni Alexandra. Sinikap itong bawi ni Alexandra ngunit dala ng kalasingan, napahawak siya sa polong suot ng binata kaya't sumalin ang dugo sa kamay ng dalaga mula sa damit ni Sedi. Shit, may sugat ka! Naibulalas na lamang ni na ang binata bago hawakan ang kamay ng dalaga. Nataranta si na Jasper at Lawrence. Wait bro, kukuhin ko lang ang medicine kit. Nagmamadaling saan ni Jasper bago umalis. Bitawan mo ko, ano ba? Bulyaw ni Alexandra sa may binatang hawak ang kanang kamay niya. Parang wala ito sa sarili at halos hindi kayang tumayo na maayos, kaya nakasindig siya sa katawan ng binata. Hinila ito ni Sedi patungo ng sofa at inupo sa kanyang kanduhan. Di binibitawan ng kamay nitong puno ng dugo. Nakangawi ang mukha ni Jasper habang tinutulungan ng kaibigang gamutin ang mga sugat sa kamay ng dalaga. Pagkatapos mabalutan ang bend ng kamay nito, binuhat niya ang dalaga at sinakay sa kanyang kotse. Nanailing na lang siya sa ginawa ng dalaga. Maray ba niya na habang nag-uusap sila ng kaibigan? Naglalasing na pala ito sa minibar ng kanyang kaibigan na si Jasper. Di niya ito pa pwedeng uwi sa mansyon dahil sigurado magagalit ang mommy niya. Kaya sa sariling bahay niya iniwi ang dalaga.
Pagkatapos maiparada ng sasakyan na Tulosia sa kanyang kinaupuan nang makita na nahubad na ni Alexander ang suot itong t-shirt kaya tumambad sa kanyang paningin ang namimintog nitong dibdib na halos kumawala na sa suot nitong bra. Di makagalaw ang binyata. Tanging paglulok na lang tayo nagawa niya habang nakatitig sa magandang katawan ni Alexandra. Pero nanlaki ang mata ng binata na makitang kilalas ng dalagang sinturon nito, pati ang lock ng suot na pantalon. Naakmang huhubanin tulang dalaga, mabilis pinigilan to ni Sedi. Teka, hindi ka pwede mag-uba dito, baka kami makakita sa'yo. Saway niya sa dalaga kaya't bumaling ang namumungay na mata nito sa kanyang mukha. Huwag mo kong pakikialaman. Lumayas ka sa pamamahe ko't baka mapatay kita. Nabuhol na hiyaw ni Alexandra kay Sedi. Mabilis kinuha ng binatang kanyang jacket at bumaba ng kotse, umikot sa kabilang gilid ng sasakyan. Binuksan ang pinto ng kotse at binalot ang hubad na katawan ni Alexandra gamit ang kanyang jacket. Pilit nagkukumawala ang dalaga mula sa pagkakayakap nito, pero hindi siya nanalo sa lakas ito hanggang sa nakarating sila sa loob ng kwarto ng binata. Ouch! Si Sedi pagkababa kay Alexandra, binigyan siya ng isang suntok nito sa mukha. Ano ba? Masakit ah? I told you, go away! Lumayas ka sa pamamahe ko at huwag ka magpapakita sa akin kahit kailan dahil papatayin kita. Tila wala sa sariling wika ng dalaga. Napatanga si Sedi nang tuluyang hinubad ng dalaga lahat ng saplot sa katawan. Tanging black panty lang nito ang itinira. Pasuri-suri na naglakad ang dalaga tila hinahanap ang banyo. Mabilis niluluhong to ng binata at inalalayang makapasok sa loob. Pagdating doon, binuksan ng dalagang gripo kaya't maging ang binata kasamang nabasa ng tubig. Imbes na migin pakiramdam ni Sedi, nilalagnat siya kaya wala sa sariling hinubad ng kanyang damit habang nakatitig sa magandang katawan ng dalaga. Nang tuluyang mahubad lahat ng saplot, mabilis lumapit kay Alexandra, nilamukos to ng halik. Puro ng pananabik na dinaman ng kanyang mga palad ang malusog na dibdib nito habang patuloy na hinahalikan sa mga labi ang dalaga. Napaungol ang dalawa na wari mo'y nagusto ng halik ng binata kaya pilit ginagaya bawat galaw ng labi nito. Impit na napa, ungol ang binata ng kagatin ni Alexandra ang kanyang ibabang labi. Naglandas ang kanyang labi pababa sa leg ng dalaga hanggang nakarating to sa mayamang dibdib nito. Halos sabay ang ungol nilang dalawa at parang hibang na napasabunot pa si Alexandra sa buhok ng binata. Halos magwala ang kanyang katawan. Walang muwang ang dalaga sa nararamdaman dahil itong unang pagkakataon na pinakailaman ng isang lalaki ang katawan niya. Na magsawa ang binata sa dibdib nito, binuhat niya ang dalaga, dinala sa ibabaw ng kanyang kama. Puro ng pagnanasa ang mga mata nito habang pinagmamastan ang nakalatag na magandang tanawin sa harapan. Aminado siya marami na naikamang babae ngulit di hamak na mas maganda ang katawan ni Alexandra. Pagkatapos ito, sisiguraduhin kong akin ka na. Nasabi ng binata habang titig sa magandang mukha ng dalaga. Pumatong siya sa ibabaw nito at halos sisiri niya ng lahat ng masayara ng kanyang labi. Kaya napuno na marka ang maputing balat ng dalaga. Parang wala sa sarili sa Alexandra na wari mo nagdidelirio habang nasakabunot sa buhok ng binata. No honey, sa una lang yun masakit. I'm sure magugustuhan mo rin to sa huli. Bulong niya sa tapat ng tingin nito. Nasasaktan ang dalaga habang nanunulak ang kamay nito sa dibdib ni Sedi. Ngunit di nagpatinag ang binata at maigpit niyakap ang katawan nito hanggang tuluyan siya magtagumpay na makuha ang kanyang center ng dalaga. Saglit siyang huminto at pinaliguan ng halik ang buong mukha ng dalaga. Wari mo'y sinusuyo para mapawi ang sakit na nararamdaman nito. Marahang kumilos ang ibabang bahagi ng katawan ng binata. Isang ungol ang kumawala mula sa kanilang mga bibig. Di naglaon ang pag-indayag nito ay naging marahas na wari mo nagmamadali. Napuno ng mga ungol ang buong kwarto at dinig ang mabigat na paghinga nilang dalawa. Wari mo nang galing mula sa malayong pagtakbo. Kapwa pawisan at tinihingal sila ngunit walang may nais magpatalo. Nanatiling mapusok sa isa't isa. Walang kapagurang inangkin ang isa't isa at makailang ulit nang narating ang rurok ng pagnanasa mula sa magkahugpong na katawan. Alexandra's POV. Naalimpungatan ako na makaramdam ng kirot na hindi sa pagbaon ng isang bagay sa aking pagkababae. Napangwi ang mukha ng maramdaman hindi lang sa ulo maging sa buong katawan ko, pati na rin sa kanang kamay ko. Sinikap bumangon ngunit humigpit muling pagkakayakap na isang braso sa bewang ko. Mas lalo pa niyang siniksik ang katawan ko sa akin. Natauhan lang ako sa pagmulat ng mata ko, bumungad sa aking paningin. Ang hubad na katawan habang sa aking likod ay nakayakap ang lalaking tulad ko, wala rin saplot. Napapikit ako tuwing gagalaw siya at napaparunok ako sa ayos naming dalawa. Paano kami humantong sa ganito? Ba't inayaan kong makuha ng lalaking tong lahat sa akin? Kinalas ko ang mga braso nitong nakayakap sa aking bewang. Pilit inalis ang kamay niyang mahigpit na nakawak sa isa kong dibdib.
Tuloy ang nagising si Sedi, ngunit imbes sa miwalay sa akin, mas lalo pang siniksik ang sarili sa aking katawan. Matulog pa tayo. Namamaos na sabi, ngunit ang ibabang katawan nito ay marahang gumagalaw, kaya't ramdam ko ang paglabas-pasok ito sa aking lagusan. Mahigpit ako na hawak sa bedsheet sa matinding sarap ng ginagawa niya. Ano ba? Alisin mo nga yan? Nainis kong utos at di ako nagpalitan, gusto ko rin ang ginagawa nito. Ang pagtutol na palitan ng parahas na paghinga at pang-uwal namin dalawa hanggang tuloy yung nagising ang sistema ng magaling na lalaki. Halos manigas ang katawan ko dahil sa matinding ligaya na naranasan ko sa lalaking ito. Isang halik sa labing ginawa niya sa akin bago tuloy yung umalis mula sa pagkakadagan sa likuran ko. Mabilis tumingin sa ibang direksyon kaya't narinig kong malakas sa tawa ng binata. Hinila kong kumot at binalot ang sarili bago pinukol ang isang nakamamatay na tingin. Pwede kitang kasuhan sa ginawa mo sa akin. Pinagsamantalan mo ako. Go on, sue me. Besides, walang maniniwala sa'yo because you are my girlfriend and I'm your boyfriend and soon we're getting married. Puro ng kumpiyansa nitong pahayag. Excuse me? Naguguluhan kong tanong. Imbes na sumagot siya, tinaas ang kanyang kanang kamay at mula sa daliri tumambad sa akin isang singsing. Naiingat ko ang kamay ko at doon ko lang napansin isang mamahaling singsing na kasuot sa aking palasingsingan. Di ako makapaniwala. Isang beses lang ako nalasing na wala nang pagkabilihin ko. Tapos kinasal pa ako sa siraulong to? Naningkit ang aking mga mata. Galit na maling binalingan ng magaling na lalaki. At sa tingin mo, mapipikot mo ko? Huwag mo ko isali sa kalokohan mong ito dahil wala akong balak magpakasal sa'yo. Seryoso ko pang sagot bago mabilis sinubad ang singsing sa aking daliri. Bago inilapag yon sa ibabaw ng kama. Kita ko ang sakit na lumarawan sa gwapo niyang mukha pero hindi ko na pinansin pa iyon at tinalikuran ko na ito. Mabilis sinagilap ng mga nagkalat kong damit bago pumasok na sa loob ng banyo. Alam ko playboy ang lalaking tot wala akong balak na mapabilang sa mga babaeng pinagsawaan nito kaya tama ng isang gabing pagkakamali at sisiguraduhin ko na hindi na ito masusundan pa. Pagkatapos ayusin ang aking sarili, lumabas na ako ng banyo. Hindi ko na pinansin pa ang binata na mula sa gilid ng aking mga mata ay nakita ko ito na nakaupo sa gilid ng kama. Di ko na pinag-aksayan pang alamin kung anong ginagawa nito. Naudot ang pagpigit ko sa doorknob na marinig ko ang malakas na volume ang pinapanood nito sa tingin ko. Sinadya talagang iparinig pa sa akin. Ilang segundo pang lumipas, tuluyan ko ng naunawaan kung anong pinanonood nito. Naging malinaw ang mga ungo na nagmumula sa video at nakikita ko kung sinong umuungol na yon. Galit akong humarap sa kanya at nakita ko sa screen ng laptop ang nangyari sa amin kagabi. Hayop ka, anong ibig sabihin nito? Galit kong tanong sa kanya habang mahigpit na nakakuyom ang aking mga palad. Sabi mo kasi sa akin ayaw mo kong panagutan, kaya ikakalat ko na lang ang sex video natin para naman malaman ng buong mundo kung paano mo kong pinagsamantalahan kagabi. Kalmadong pahayag nito sa akin na parang baliwala lamang sa kanya ang lahat. Samantalang ako ay halos sumabog na ang galit. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Tigilan mo ako. Nakuha mo na ang katawan ko. Ako ang nawalan, hindi ikaw. Naiiyak ako dahil sa matinding galit. Ngunit ang gagong lalaki hindi malang pinatay ang video. Patuloy pa rin tong gumagana kahit dinig ko ang walang humpay na mga ungol. Nanggigigil na lumapit ako sa kanya. Pinaghampas ito ng unan. Patay mo na kung hayop ka. Kung ayaw mo, ikaw ang papatayin ko. Ani ko pa habang patuloy siyang hinahampas. Hindi ko alam pero bigla na lamang ako napaiyak dahil sa matinding frustration. Huminto ako at naupo sa gilid ng kama habang sa loob ko matinding hiya ang naramdaman ko dahil sa nangyari. Naramdaman ko na umupo siya sa tabi ko bago ko nito yakap mula sa likuran. Tsaka binaon ang mukha sa pagitan ng aking leeg. Bakit di mo na lang ako bigyan ng pagkakataon? Napatunayan ang tapat ko pang sinasabi. Hayaan mong palagutan kita sa mga nangyari sa ating dalawa? Ani Sedi habang sinisinghot niya ang leg ko. Wala akong nararamdaman para sa'yo at hindi kita gusto, kaya pakiusap, lubayan mo na ako. May halong pakiusap ko sa kanya na siyang kinatigil nito. Tumama sa aking balat ang isang mabigat na buntong hininga na pinakawalan niya bago siya lumayo sa akin. Tumayo na ito at naglakad sa aking harapan patungo ng banyo. Wala akong pakialam kung wala kang maramdaman sa akin. Basta, kung gusto ko, yun ang masusunod. Subukan mo umalis ng bahay, sinisigurado ko sa iyo, kakalat sa buong mundo ang sex video na yan. Paranakot niya sa akin bago tutuloy ang pumasok sa loob ng banyo para maligo. Isang matalim na tingin ang pinukul ko sa kanya. Sa nakasaradong pintuan ng banyo,
Wala ako nagawa kung di ako sundin ng nais ito na pambablockmail niya sa akin. Nabas ako sa kwarto, tinungong kusina para maganda ng pagkain. 11 o'clock na, kaya medyo kumakalam na rin ang sikmura ko. Kung ano nakita ko sa loob ng refrigerator ng binata, yun na lang ang niluto ko. Katatapos ko lang magluto ng bigla, matikas na brasang pumulupot sa may bandang ilalim ng dibdib ko. Kasunod ng pagbaon sa mukha ni Sally sa pagitan ng leg ko. Ano ba? Hindi porke nakuha mo na ako pa pwede mo na akong kailan magustuhin. Naiinis na si Tako pa sa kanya. Saka ko lang napansin na tayong short trunks na lang balang suot ng binata habang katatapos lang niyang maligo. Wala ba siyang balak na pumasok ng trabaho? Bakit di ka pa nagbibihis? Nagtataka kong tanong sa kanya. Ngunit ginisihan lang ako ng magaling na lalaki. Naisip ko lang na ngayong araw na natin nagagawin ang ating honeymoon. Malambing niyang sagot habang gumagapa ang pangahasitong bibig sa aking leeg. Anong honeymoon ang pinagsasabi mo dyan? Lumayo ka nga sa akin? Naiinis kong saad bago tinulak ito palayo sa aking katawan. Crack! Nanlaki ang mga mata. Nasirain niyang aking damit bago minuhat ako at saka iniupo sa ibabo ng malapad na lamesa. Nagsimula nang lumikot ang kamay nito sa aking katawan habang nakatayo siya sa pagitan ng aking mga hita. Naudlot ang sana'y sasabihin ko na ibaba niya ang suot kong bra at uli na ako nawala sa katinoan ng paglaruan ng kanyang dibdib. Pumulupot ang kanang braso sa bewang ko at inangat ang katawan ko, binababa ang suot kong pantalon. I love you, sweetie. Inihingal niya pang bulong sa tapat ng aking tenga. Hindi makapaniwalang tumingin ako sa kanyang mukha, ngunit nanatili lamang siyang nakapikit habang nakaawang ang bibig nito. Marahil nasabi lang niya ang mga bagay na iyon, dala ng matinding sarap. Nananasan ito mula sa loob ko. Mali ko ba kung pang ilang babae na ang gusto niyang magyayari? Pagbibigyan ko kung anong binaba niyang suot kong pantalon. Silibasib ng halik ang aking mga labi at bahagyang hinilang aking balakang papalapit sa kanya. Napakisot pa ako dahil sadyang mahapdi ang akin dahil hindi ako tinigilin ito buong magdamag. I love you, sweetie. Inihingal niyang bulong sa tapat ng tenga ko. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang mukha, ngunit nanatili lang siyang nakapikit habang nakaawang ang bibig nito. Marahil nasabi lang niya ang mga bagay na iyon, dala na matinding sarap na naranasan ito sa loob ko. Mali ko ba kung pang ilang babae na ako na sinabihan ng matatamis na salita? Imbes na tumugon, nanatili lang akong tahimik habang tinatanggap siya ng buo. Sige, kung itong gusto mo mangyari, pagbibigyan ko. Kung ano man ang nais ito. Ilang minuto ang lumipas, tuloy na kami nakaraos at matinding sarap ang naranasan sa piling ng isa't isa. Nanatili siya sa aking harapan nang parang bahagyang hinihingal habang nanatili ang alaga nito sa loob ko. Let's talk and make clear everything between us. I will make it clear that I will not marry you. To be a friend, friends with benefits. Ayoko nang mapabilang sa mga babae na pinaasa mo. Mas mabuti pa kung maaga pa lang imalinaw na sa atin ang lahat. I'm not yours, you're not mine. So you still hold your freedom. Seryoso kung saan na tila pakipag-negosasyon sa isang klase ng negosyo. Biglang nagdilim ang mukha nito, kapansin-pagsin ang pag-igting ng kanyang mga bagang. Alexandra's point of view. Nakakailang, yun ang nararamdaman ko ng mga oras ito, pero wala akong magawa kundi ang tahimik at tumayo sa tabi ni Sedi. Nandito kami ngayon sa isang magarbong pagtitipon dahil kaarawan ng isa sa mga business partners ng mga Smith. Wala ako nagawa na sapalitan akong isama ni Tita Zaharia bilang escort ng kanyang anak. Walang ideyang ginang sa kung ano na nangyayari sa pagitan namin ng kanyang anak. Nangako naman sa akin si Sedi na walang makakaalam sa kung naman na relasyon na meron kami. Gusto ko kasi maging pribadong lahat para walang mapag-usapan ang mga tao sa aming paligid sakaling dumating ang panahon na kailangan namin maghiwalay. Noong araw na sabihin ko kay Sedi na tinatanggap ko siya bilang kaibigan, wala ako natanggap na anumang reaksyon mula sa kanya. Ngunit na ibalik ko ang singsing na binibigay niya sa akin, basta na lang ako nitong tililikuran at tumalis na lang to ng bahay ng walang paalam. Hi babe, how are you? It's been a long time nung huli tayong nagkita. Na isang magandang babaeng biglang sumulpot sa likuran ko. Walang pakialam to sa paligid na lumapit sa binata para halikan to sa bibig. Halatang nagulat ito sa ginawa ng babae, kaya mabilis siyang lumingon sa akin at nagpatay mali siya na lamang ako. Ngayon masisisi ko ba ang sarili ko kung inayo kong sarili ko sa binata? Mabuti na yung ganito, at least alam ko na wala naman kami. Aaminin ko,
Nasasaktan ako tuwing may babaeng na umaaligid sa binata. Ngunit sa akin na mismo nang galing na wala kaming pakialam sa kalayaan isa't isa. Mabilis dinampot ko ang isang wine glass sa may lamang alak mula sa waiter na dumaan sa harapan. At agad din nalayon sa aking bibig. Habang umiinom, palim akong sumalap kay Sedi. At napansin ko nakangiti sa babae habang nakikipag-usap. So ibig sabihin nag-enjoy siya sa presensya ng dalaga. Para tuloy na out of place ako dahil wala akong kasama. Sandali kasi ako iniwan ni Tita Zaharia para kausapin ang ilang kasosyo nito sa negosyo. Kasama si Tito Harris. Garcia? Perez? Ani kong halatang nagulat. Mabilis siyang lumapit sa akin tulad ng dati na kagawian. Mahigpit ako ni Yakap. What a small world! Akalain mong after 5 years dito pa talaga tayo magkikita? Hindi ka pa rin nagbabago at masalo ko pang gumanda. Of course naman, walang pangit sa ating dalawa. Cheers for our reunion! Nakangiti kong wika bago pinaguntog ang aming mga baso. Si Perez ang kauna-una ang taong naging kaibigan ko at siya lang ang taong kailanman. Di ako sinukuan hanggang sa napapayag niya ako maging kaibigan niya. Kaya labis talaga ako ng lungkot nung umalis to sa army at mas pinining hawakan ng mga negosyo ng kanilang pamilya. So, kamusta ka na? Are you still single? Nakangiti niyang tanong kaya tatawa akong bigla sa tanong nito. Naalala ko nang tawagin niya ako abnormal dahil sa mga naging reaksyon ko tuwing may sumusubok manligaw sa akin at siya lang laging pinahaharap ko. She's getting married and I'm her fiancé, so back off. Singit ng isang tinig sa likuran at nagurat ako ng bagyang tinulak ni Sedi ang kaibigan ko. What are you doing? Nalingat lang ako, nakikipaglandian ka na sa ibang lalaki. Galit na sita nito sa akin, akala mo kung umakto boyfriend ko. Matinding kahiyan ang inabot ko sa harap ng aking kaibigan dahil hindi ko inaasahan. Nagagawin to sa akin ni Sedi. Ang ipahiya ako. Tumingin ako diretso sa mga mata ni Perez at nakakaunawa naman tong tumango. Pagkatapos sinalikuran ko sila tuluyang nilisa ng party. Na hindi ko na nga nagawa magpaalam pa kay Tita Zaharia. Alexandra! Narinig kong tawag sa akin ni Sedi. Ngunit di ko na to pinansin pa at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Habang nakasunod sa akin likuran si Sedi. Nang marating sa parking lot, nagdadabog na sumakay ako ng kotse. Tahimik na sumakay rin si Sedi. Di ko to pinansin at binaling ang atensyon sa labas ng bintana. Wala kaming imikan hanggang narating namin ang bahay nito. Dito na ako pansamantalang tumutuloy. Bakit mo ginawa yon? Wala kang karapatang ipahiya ako sa harap na ibang tao. At akala ko ba nagkakaintindihan tayo hindi natin pakikialaman ang buhay ng isa't isa? Nang gagalaiti ko ang tanong sa kanya. Halos mamula ang buong mukha ko dahil sa matinding galit. Narinig mo bang pumayag ako? Ikaw lang nag-iisip ng ganyan at malino ko sinabi sa'yo magpapakasal tayo soon, whether you like it or not. Galit na bulyaw niya sa akin kahit lumalim ang gatla sa noo ko. Nalabis ako naguguluhan sa pinagsasabi nito. Wala kang karapatang makipaglandian sa ibang lalaki. Pero anong ginawa mo? Harap-harapan mo kung ginagago? Nagagawa mong umiti pagdating sa ibang tao? Nag-enjoy ka makipagkwentuhan sa lalaking yun na akala mo wala ako sa paligid? Galit nitong sigaw sa akin. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko dito. Kala mo kung makapagsalita, hawak niya ako sa leeg. Tahimik akong umalis sa harap nito at nagmamadaling tinungo ang kwarto. Hinagilap ang aking bag at kumuha na isang maong shorts at t-shirt bago mabilis sinubad ng suot kong black dress. Pagkatapos kinuha ko ilang mga gamit ko at sinilid sa loob ng aking bag. Hindi ko hayang hawakan ako nito sa leeg at pakialaman ang buhay ko. Kapag nakipag-usap to sa ibang babae, hindi ko siya pinapakialaman. Pero siya, anong ginawa niya? Panahiya niya ako sa harap ng ibang tao? What are you doing? Naguguluhang tanong sa akin ni Sedi, pero hindi ko siya pinansin. Tinalikuran ko to at tinungo ang pintuan. Are you going to leave me? Di makapaniwalang tanong niya sa mataas na tinig. Natigil ako sa paghakbang nang bigla niyang hinigit ang bag na dala ko at inihagi sa ibabaw ng kama. Hindi ka aalis. Hindi mo hawak ang buhay ko at hindi kita kaano-ano kaya wala kang karapatang manduhan ako. Matigas kong sagot. I told you right? Pakakasalan kita. Bakit di ba mo unawaan ang bagay na yon? Ani ang tila na ubusan ng pasensya sa akin, akala mo hindi ako makaintindi. At ilang ulit ko rin sasabihin sa'yo na wala akong balak magpakasal sa'yo. Ayoko mag-asawa, ano ba't di mo maunawaan yon? Nagigigil na baliktadang ko sa kanya. Kaya hindi makapaniwalang tumitigto sa aking mukha, tila isang kalokohan ng mga salitang binitawan ko. Kahit sino yata tatawagin akong tanga, dahil ako nang inaalok ng kasa na isang binatang nasa kanya ng lahat. Mayaman, gwapo, matikas at mula sa isang kilala at respetadong pamilya. Pero matigas kong tinatanggan ang kasal nitong inaalok. Bigyan mo ako ng dahilan bakit di mo ako matanggap sa buhay mo. Seryoso nitong tanong sa akin na kinatahimik ko. Ayoko sa playboy na katulad mo. Diretsahan kong sad pero nagulong sistema ko nang tinitigan niya ang mata ko habang humahakbang palapit sa akin.
And? Anitong di inalis ang mata sa aking mukha. Naparan ako kong bigla. Patuloy siya sa pag-abante habang ako'y sa paatras. Hindi kita gusto. Narinig mo? Wala ako nararamdaman para sa iyo. Halos mautal ako sa pagsasalita. Bakit pa pagdating sa lalaking to, naging isang mahinang babae ako? And? Basta hindi kita mahal. Matigas kong pahayag na nagtatapang tabangan sa harapan nito. Pakiramdam ko, bigla ako naihaw kaya magkakasunod na paglulok ang ginawa ko. Yun lang ba? Baliwalang tanong nito sa akin. Nakita ko dumukot to mula sa kanyang bulsa. Nilabas ang cellphone bago nang tiling nakatitig sa akin. Habang may tinatawagan sa kanyang phone. Yes, son? Narinig ko si Tita Zaharia mula sa kabilang linya. Naging palaisipan sa akin anong tumatakbo sa utak ng binata. Makapigil na nga ang bawat segundo lumilipas. Mom, may nangyari sa amin ni Alexandra. I'm sorry. Anito sa kinalaki ng aking mata. My God, Sadie. How many times should I tell you not Alexandra? Paano mo nagawa sa akin to? Ngayon din umuwi ka dito at talhin mo sa Alexandra. Subukan mong tumutol, makikita ko kung paano mo ako magalit. Sadie, dahil kakalimutan kong anak kita. Umuusok sa galit na pahayag nito at pinutol ang tawag. Ang lalaking to, tuluyan na akong pinikot at ginamit pa talagang sariling ina para lang makuhang gusto. Ganun pa to kadesperado maitali ako sa kanya? Alam ko kung gano'ng kahalaga sa iyong aking ina. Siguro naman di mo na naising masaktan ang taong pinahalagahan mo. Bulong niya sa tapat ng aking tenga. Umangat ang kamay ko para suntukin sana ito sa mukha, ngunit lumapat lang to sa kanyang palad. Baliwan ang sinulo nito ang kamay sa aking kamao. Kasunod ay ang paglapat ng labi nito sa aking balat. Pumasok ang isang kamay nito sa loob ng suot kong t-shirt. Sinimulan nitong lamasin ang aking katawan, partikular na manulusog kong dibdib. Masyado kong miniliit ang kakayahan ng lalaking to, dahil alam niya kung paano ko mapapasunod. Gusto ko malaman bakit ako. Ani kong nanatiling seryoso ang mukha. Honestly, I don't know either. Just one day I realized ayoko mawala ka sa paningin ko. Perhaps because I love you? But I know you would not believe that, so I think it doesn't matter even if I tell you this. Maramdamin niyang pahayag habang masuyong hinapos sa aking balat. Sa totoo lang, gusto kong sumubok pero natatakot akong sumugal. Paano kung isang araw bigla siya magsawa sa akin? Tulad ng ginawa niya sa mga babaeng iniwan na lang nito basta pagkatapos gawing parausan. Maraming what if sa utak ko pero isang desisyon na nabuo mula sa aking puso. Susubukan ko at kung sakaling mabigo, saka ko nilang pag-iisipan. Paano ko ba muling bubuhayin ang sarili? Sa isang iglap, nagulat si Sadie nang mapusok na tumugon ako sa mga halik nito. Ramdam ko na tigilan siya sa aking ginawa ngunit kalaunan. Bagya itong umiti bago ko niyakap na mahigpit sabay bulong ng thank you. And now you may kiss the bride. Anon siya ng judge na siyang nagkasal sa aming dalawa ni Sadie. Napakabilis ng mga pangyayari dahil sa pagkakaalam ko pinatawag ng kami ni Tita Zaharia para kausapin. Laking gulat ko ng pagdating namin sa mansyon ng mga Smith. May naghihintay na judge na siya magkakasal sa aming dalawa. Congratulations, Iha. Sa wakas, natuban na rin ang pangarap ko na ikaw mapangasawa ng aking anak. Ani Tita Zaharia bago mahigpit ako ni Yakap. Kaya gumanti ako ng isang mahigpit na Yakap sa kanya. Maraming salamat, Tita. Ani ko, ngunit biglang sabimangot ang mukha nito kaya't nagkatawanan ang lahat. My God, Alexandra. Hanggang ngayon ba, Tita pa rin ang tawag mo sa akin? Talaga bang mahirap para sa iyong tawagin akong mommy? Nagtatampo niyang tugon ngunit patuloy lang sa pagtawa si Sadie na ngayon asawa ka na't ang ama nitong si Mr. Harris. Pasensya na po. Hindi po kasi ako sanay pero sasanayin ko po ang sarili ko na tawagin po kayong mommy. Nakangiti kong sagot kaya naman ngumiti na rin siya sa akin bago natatawang umakbay sa balikat ko. Congratulations, Ate Alexandra. Thank you because of you, Kuya Sadie changed a lot. I really love you na talaga. Malambing na wika ni Zanella, ang kakambal ng aking asawa. Salamat dahil tanggap niyo ako. And thank you so much, Mommy Zaharia. Dahil hindi mo lang ako niligtas, binigyan mo pa ako ng bagong pamilya. Naluluha akong pahayag kaya humigpit akong niyakap ni Mommy. Zaharia, maging maayos ang pagdaraos ng simpleng kasal namin ni Sadie. Akala ko hanggang dito na lamang lahat, ngunit nagulat ako nung malaman ko mula kay Mami Zaharia na sa sunod na buwan, magkakaroon na ng isang engranding kasal para sa amin ni Sadie. Sa totoo lang, sapat na sa akin ang kasal na nagaganap ngayon. Wala nang paglagyan ng kasiyahan sa puso ko, kaya naman, sa tingin ko ay kalabisan na kung sakaling muli kami sa ikalawang pagkakataon. Ngunit hindi ko naman maaaring tanggihan na nais mangyari ng pamilya ng aking asawa. Nauunawaan ko naman sila dahil kinala ang pamilya nila sa buong bansa.
Kaya normal na ang magkaroon ng isang malafertile na kasalan sa pamilya. I am so happy dahil sa wakas asawa na kita. So paano ba yan, Mrs. Smith? Hindi ka na makakaalis dahil habang buhay ka na nakatali sa akin. Nangaasar na sad habang nasa taas baba ang kaliwang kilin nito. Kasalukuyan kami nandito ngayon sa kwarto na sarili niyang bahay. May magagawa pa ba ako? Pinikot mo na ako eh. Hindi ba talaga ako gwapo para sa paningin mo? Nakanguso niyang tanong na siyang kinitawa ko. Natigil ang tumbigla at tatulala sa aking mukha na wari mo, nakakita ng multo. Kaya naman, napawi ang mga ngiti ko sa labi at nagtataka na nagtanong sa kanya, bakit may problema ba? Nag-aaral akong tanong habang nakatingin sa mga mata nito na hindi na yata nga kumukurap habang patuloy na nakatitig sa aking mukha. Nothing. Masaya lang ako dahil sa wakas, nagagawa mo ng ngumiti at higit na gumanda sa aking paningin kapag nakangiti ka. Masaya niyang turan. Tama nga naman ito. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nagawang ngumiti at tumawa at lahat ng yon dahil sa pasaway kong asawa. Sa totoo lang, gwapo ka naman talaga. Ikaw ang pinakagwapong lalaki na nasilayan ko sa buong buhay ko. Lalo pa ang luntian mong mga mata, matangos na ilong, at halos ang lahat sa iyo ay masasabi kong perpekto. Nakangiti kumpay na siyang kinalapad ng ngiti nito. Ang ayoko ay ang pagiging presko at tatas ng confidence mo sa sarili. In short, mayabang. Dugtong ko pa kaya bigla itong sumimangot. Ah, ganun ba? Mayabang pala ha? Anito bago ako kinatitis sa tagilinan kaya't napuno ng halakha kang buong kwarto. I love you, wifey ko. I love you more. Buong puso kong tugon ang saglit ako nitong lubayan sa aking bibig. Natigilan siyang bigla at di makapaniwalang tumingin sa aking mukha. Seriously? Oh my! Thank you! Masayang saad bago ako pinupog ng halik kaya natatawang inawat ko to. Enough, Zeddy! Hinihingal kong saway. Nahirapan akong huminga dahil sa katatawa. Ilang sandali pa lumapat ng mga labi niya sa aking bibig kaya buong puso ko itong tinugon. Puno ng pananabik na hinubad ang damit ng bawat isa at isang pinuputo ng aming halikan. Nantuloy ang mahubad ang lahat ng aming saplot ay... Mabilis kong pinagpalit ang aming posisyon. Masuyong gumapang ang labi ko pababa sa leg nito. You're so hot, honey. Alexandra, nahihirapan niyang tawag sa aking pangalan. Honey, you're going to kill me. Yes, he is right. For me, it feels good, but for him, this is kind of torture. At patid ko nagpapasensya lang to sa akin. Walang ganang pagninaig kung wala namang thrill. Habang marahang hinagod ang namamasa akong hiyas, inabot ko ang wine glass na may lamang alak. Binuhos ko to sa kanyang katawan, bago dirilaan to mula sa kanyang posod, paakyat sa dibdib niyang basa ng alak. Parang nadidirilo na to dahil sa matinding sarap. Patuloy lang marahang paghagod ng aking pagkababae sa kanyang sandata. It hurts but it feels good. Ilang sandali pa mukhang liniyata nung nakatiis at mabilis nang bumangon. Iniga ako sa kama at pinato ang dalawang binti ko sa kanyang balikat habang nakaporma tong waring magpo-push up. Makailang ulit naming narinig ang tugatog ng kaligayahan. Buong magdamag, walang kasawaan, habang patuloy na sinasabi kung gano'n namin kamahal ang isa't isa. Series POV, honey, ayaw mo ba akong samahan? Remember ngayon ang anniversary ng organization namin sa racing. Paungulit ko sa aking asawa. Hindi ba lang ito nag-abalang magmulat ng kanyang mga mata at sumagot sa akin? Sinunod ka na lang muna. Mauna ka na. Gusto ko pa kasing matulog eh. Kahit 30 minutes lang, please, honey. Aniya sa tonong nakikiusap. Di ko naman siya masisisi kung bakit tinatamad tong bumangon dahil masyado na siyang napagod sa pag-aasikaso para sa kasal. Hindi ko na siya masasamahan dahil nagkaroon ng emergency meeting sa kumpanya. Maaga ako nakauwi pero halos sabay lang kaming dumating ng bahay. Sure ka? Susunod ka? Naninigurado akong tanong sa kanya bago to halikan sa labi habang masuyong hinahapos ang kanyang likod. Yeah, promise. Inaantok niyang sagot sa akin. Halata ang pagod sa maganda niyang mukha. Tumayo ako para makapagpalit ng damit bago ko tuloy na mabas ng kwarto. Muli ko hinalikan sa labi ang aking asawa na mahimbing na natutulog. Zeddy, kala ko hindi ka nadarating. Si Alexandra, bakit di mo kasama? Nagtatakang tanong sa akin ni Jasper na salubungin ako nito sa may entrance. Napagod sa pag-aasikaso ng kasal namin, pero nangako naman siyang susunod dito. Nakangiti kong sagot bago tinanggap ang isang maliit na baso ng inabot sa akin ni Lawrence. Kagad ko tong nilagok bago binaba sa mesa ang basong walang laman. Talagang desidido ka magpatali sa drago na yon? Nag-aalinlangan tanong ni Lawrence sa datang tutol kay Alexandra dahil itong madalas makatanggap ng galit ito. Anong pinagsasabi mo ay mag-asawa na nga silang dalawa? Bulyaw ni Jasper sabay batok sa ulo ni Lawrence. Shit, masakit ha?
Ganting sigaw nito bago muling bumaling sa akin. Nako, oras na may lakad ang grupo. Abisuan niyo ako kagad kung kasamang asawa mo o hindi. Hindi na lang ako sasama at baka tuloy na kung di makapag-asawa. Kulaging suntok o kaya sipang matatanggap ko mula sa kanya. Nagtawanan ang buong barkada dahil sa tinunan ni Lawrence. Haratang malaki ang takot ito sa aking asawa. Natigilan akong bigla na dumaan sa harapan namin si Sedy at malungkot itong nakatingin sa akin. Ang mga mata nito'y wari mo'y minaes sabihin, ngunit di ko na lamang siya pinansin. Para nakita ko yun ha. Alam mo ba ang hiwalay na si Richmond at Marga Sedy? At ang mga tingin na yon, hindi may kakailang may pagtingin pa rin sa iyo ang babaeng iyon. Ani Jasper na binulong sa tapat ng tenga ko para walang ibang makarinig. Napaka-chismoso mo talaga. Pambubos ka ako sa kanya bago dinampot ang isang baso ng alak. Pero kung akong tatanungin, mas pabor ako sa asawa mo. Maganda na at decente pa. May pagganga niyang sada, hindi pinansin ang sinabi ko. Tama si Jasper. Mukha lang matapang tila ng asawa ko, pero na makasama ko siya sa isang bubong, natuklasan ko ang lahat ng magagandang katangian nito na siguradong kahangaan ng lahat. Bukod sa magaling itong magluto, napakamaalaga pa niyang asawa. Katunayan nga yan para akong bata kapag siya ang kasama ko. Flashback. Ilang ulit ko bang sasabihin na huwag kang matutulog ng dinig papalit ng damit? Alam mo bang galing ka sa labas tas basapan ng pawis ang likod mo? Paano kumatuyon ka ng pawis at di nagka-pulmonya ka pa? Bulyaw niya bago lumapit sa akin habang bit-bit ito ang isang malinis na t-shirt ko. Bakit di ka pa kumakain? Alam mo ba kung anong oras na? Gusto mo ba magka-ulcer? Panilaman sa akin ang aking asawa na minsang nakalimutan kong oras at nalipasan ako ng gutom. Pagdating ng kusina, nagulat ako na may nakanda na palang pagkain sa lamesa. Bago ko umalis, inihanda ko munang pagkain mo dito pero pagdating ko, hindi mo malang ginalaw? Nagtatampo yung sa akin at mabilis akong lumapit at mahigpit siyang niyakap. Sorry honey, hindi kasi kitang dumating para sabay tayong kumain. Di ko naman alam na may nakanda na palang pagkain sa lamesa. Hinging paumanhin ko sa kanya bago masuyo itong hinalikan sa noo. Mabuti pa, sabay na lang tayong kumain. Nakangiti kong sabi na siyang kinakitirin niya kahit masaya namin pinagsaluhan ng pagkain sa lamesa. Kaming dalawa lang ang tao sa bahay dahil mas gusto niya ang personal na alagaan ako bilang aking butihing may bahay kaya't ayaw niyang kumuha ng katulong. Pero twice a week naman pinapadala ni mami ang mga kasambahay sa mansyon para mag-general cleaning. Para sa kanya, sapat na ang dalawang linggong nakasama kong aking asawa upang lubos na makilala ang tunay na ugali ni Alexandra. End of flashback. Ganda ng ngiti natin ah. Tigilan mo yung mga yun at nagmumukha kang tanga. Pang-asal sa akin ni Lawrence, ngunit hindi ko na to pinansin. Isang oras mahigit ang lumipas, pero wala pa rin si Alexandra. Sa palagay ko, hindi niya yata darating pa yon. Medyo napaparami na rin ang aking nainom, ngunit malinaw pa rin naman ang aking pag-iisip. Bro, restroom lang ako. Paalam ko sa kanila dahil kanina pa ako naiihi. Marahil pagkatapos ito, uwi na rin ako dahil nababagot na ako dito. Mabilis akong tumayo at tinuo ang restroom. Pagkatapos, nagugas na ako ng aking mga kamay. Pero natigilan nang nakita ko sa malaking salamin sa aking harapan. Tumambad sa mukha ko ang mukha ni Margaret habang nakatayo sa aking likuran. Kanina pa ba nakatayo ang babaeng to? Bakit hindi ko malang naramdaman ang presensya niya? Pagkatapos tuyo ng aking kamay, walang gana ko itong hinarap. What is it, Margaret? Tinatamad na tanong ko sa kanya pero kapansin-pansin ang luhaan nitong mata at malungkot ang kanyang aura. Totoo bang kinasal ka na? Malungkot at tanong niya at kaya maraan akong tumango bilang tugon sa tanong nito. Dahil sa ginawa ko, tuloy ang pumatak ang luha niya. Napaka-unfair mo naman, Sedy. Nakipaghiwalay ka sa akin, hindi mo nang pinakinggan ang side ko. Sabihin mo sa akin sa lumang tatlong taong magkasama tayo, minahal mo man lang ba ako? Umiiyak niyang tanong. Isang malalim mabuntong hininga ang pinakawalan ko bago sumagot. Margaret, alam natin pareho kung gano'ng kitang kamahal at pinahalagahan. Ni minsan di ako nagkulang sa'yo at di ko nakasalanan kung natapos ang lahat sa atin ang gano'n na lang. Dahil di mo yun pinahalagahan, alam mo kung gano'ng ako nasaktan sa ginawa mo sa'kin. Pero tanggap ko ng lahat at di na talaga tayo para sa isa. Hindi ko rin naman ikakailang naging masaya ako ng mga panong nakasama kita. Pero pasensya na dahil natagpuan ko lang totoong kaligayahan sa piling ng aking asawa. Nadamdamin kong sagot sa tanong nito. Nagulat ako nang bigla siya lumapit sa akin. Umiiyak na niyakap ako na mahigpit. Kahit papano may pinagsamahan pa rin kami ni Margaret at nagpapasalamat pa rin ako sa kanya kahit na niloko ako nito. Sinuklian ko ang kanyang yakap habang hinihimas to sa likod. Sinisikap pakalmahin ang dalaga. Maganang pakiramdam ko ngayon dahil sa mga oras ito tuluyan ko ng pinakawalan ang lahat ng kaugnayan ko sa babaeng ito.
Mahal ko si Alexandra Margaret, kaya't sana ito nang hulit subukan mo nang kalimutan ako. Buong pagpapakumbabang saad ko habang siya marahang tumatangos sa akin na tila sumasangayon sa naging pahayag ko. Sadie's point of view. Salamat, Sadie. Hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa. Nakikita kong katapatan niya sa kanyang mga salita kaya alam ko na walang halong pagkukunwari ito. Sabay pa kaming napangiti ni Margaret na wari may malapit na magkaibigan bago siya tuluyang nagpaalam sa akin. Nakangiti ako lumabas ng comfort room at pumalik sa table na kinaroroonan ng aking mga kaibigan. O par, nasan si Alexandra? Nagtatakang tanong sa akin ni Jasper na siyang kinataka ko. Halos magdikit ang mga kilay ko dahil sa tanong nito. Tagal mo kasing bumalik at sumunod na siya sa restroom. Hindi ba kayo nakita? Naguguluhang tanong niya sa akin. Huli na bago ko pa maunawaan ang lahat. Mabilis inikot ang buong paligid, nagbabaka sakaling matagpuan ko ito. Ngunit di ko makita ang aking asawa. Maging sila Jasper, sinubukang hanapin sa Alexandra pero maging sila, bigo na mahanap ito. Nagmamadaling tinungo kung kinapaparadahan ang aking sasakyan. Halos palipalin ko na ito, makarating lang kaagad sa aming tahanan. Pagbukas ng pintuan, sumalubong sa akin ang madilim na kabahayan. Napakatahimik ng buong bahay at walang palatandaan na nandito ang aking asawa. Malaki ang mahakpang tinungo kong aming kwarto, ngunit nadatan ko lamang ay ang nakabukas sa lampshade. Natigilan ako na makita ko isang singsing sa ibabaw ng side table. Mabigat ang bawat takbang na aking mga paang lumapit sa aking naroroonan ng singsing. Pagdampot ko sa singsing, kasabay nito ang pagpatak ng aking luha sa mata. Ito ang katibay na tuluyan na akong iniwan ng aking asawa. Walang kasing sakit ang nararamdaman ko ng mga sandaling ito. Pakiramdam ko, unti-unti akong pinapatay nito. Pagkatapos kong isigaw ang sakit na nararamdaman, buong lakas kong ibinito ang lampshade sa pader. Sinuntok ang malaking salamin na nasa bandang ulo na ng kama. Nagsabog ang bubog at wala akong pakialam sa dugoan kong kamay. Tinala ko pang namatay dahil sa matinding paghihinagpis. Bakit ba lagi niyo na lang kong iniiwan? Ganun lang ba kadaling iwanan ako? Tubatangis kong tanong sa sarili bago naupo sa sahig. Di alintan ang nagkalat na bubog. Napalingon ako sa pagbukas ng pintuan at pumasok ang aking ina. Nagmadaling lumakap sa akin at niyakap ako na mahigpit. Makikita sa mukha ang labis sa pag-aalala nito para sa akin. Sadie anak, Diyos ko, ano bang nangyayari? Bakit tumawag sa akin sa Alexandra para umatras sa kasal ninyo? Naguguluhang tanong niya sa akin kaya nagangat ako na mukha at nakikiusap at tumitig sa kanyang mga mata. Mom, please help me. I need to talk to her. Kailangan ko maipaliwanag sa asawa kong lahat. Nagkamali siya na iniisip tungkol sa amin ni Margaret. Pagmamakaawa ko sa aking ina. Nakita ko biglang dumilim ang mukha nito. Hanggang ngayon ba hindi pa rin tapos ang tungkol sa babaeng yan, Sadie? Galit na talong niya bago maiwalay sa akin. No, Mom. Tapos na ang lahat tungkol sa amin ni Margaret at marahil lang nadatnan ng aking asawa noong nagpapaalam kami sa isa't isa ni Margaret at nagkasundo kami na ito lang huling pag-uusap namin. Paliwanag ko sa aking ina. Nakita ko lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Mommy kaya batid ko na unawaan niya ako. Ayusin mo ang sarili mo dahil pupuntahan natin ang asawa mo. May pagmamadaling pahayag nito kaya mabilis akong tumayo at tinukutan pa niyo sa aking bulsa at saka tinali ang sugat sa aking kamay. Hindi ba mabor na gagamutin ang sugat mo? Nag-aalala lang talong sa akin ni Mommy habang nakasunod siya sa aking likuran. Mas importante ang asawa ko, Mom. Seryosong sagot. Di nakaligtas sa akin ang kakaibang ngiti nito. Yan dahil kay Alexandra nag-mature ka. Hindi ko na nakikita sa iyong dating Sadie na happy-go-lucky bagkos nakikita ko isang responsable ng lalaki. And I'm so happy for you, son. Madamdaming pahayag ni Mommy kaya tipid akong umiti sa kanya. Pagdating sa labas ng bahay, sumalubong sa amin ng mga bodyguard ni Mommy. Pagtapos ng 2 oras sa biyahe, huminto ang aming sinasakyan sa harap ng isang bahay na may katamtaman lang ang laki. Kahit madilim, napakaaliwalas pa rin ang paligid dahil sa sariwang hangin na malalanghap mo dito. Napakalayo nito sa syudad at di ko sukat akalain na mag-iisang naniniraan ng aking asawa sa lugar na to. Well, hindi maikakaila na bahay talaga ito ng Alexandra dahil makikita mo ang personalidad ng asawa ko sa klase ng pamamahay nito. Napakatahimik tulad ng ugali ng aking asawa. Haakpang sana ako ng ilain ako ni Mommy kaya't naundot yung unang sanang pagpasok ko sa bakuran ng bahay. Nagtatakang lumingon ako at nakita kong umiti siya sa akin. Be careful, son. Nakalimutan mo yata sundalo ang asawa mo. Natatawang saan nito habang inuutusan ang isa sa kanyang bodyguard. Namangha ako sa paghakbang papasok ng bodyguard ni Mommy. Mabilis lumapa at ganoon na lang ang gulat ko ng 2 patalim ang bumaon samba na malit na gate na gawa sa kahoy.
Bahagya ako na palunok dahil kung nagkataon, baka tuluyan ko nang di makikita ang aking asawa. I am so sorry, Mrs. Hilton, ngunit wala na si Garcia dito. Kasama siya sa isang batalyong pinadala sa isang misyon. Itong labis kumimbal sa akin nang marinig ko, sinabi ng Commander of Chief na may hawak sa departamento na kinabibilangan ni Alexandra. Matinding ka ba ang bumalot sa puso ko para sa kaligtasan ng aking asawa? Nang hindi namin to nakita sa kanyang bahay, dumiretso kagad kami sa kampo dahil ayon kay Mommy maaari nandito sa Alexandra. Gusto ko i-dismiss ninyo sa misyon ko ngayon din. Walang sarili kong utos na Commander ng aking asawa, kaya mabilis tumapit sa akin si Mommy para pakalmahin ako. Calm down, son. Dahil sa pagkakataong to, higit na kailangan namin ng tulong ni Daddy. Karamihan sa matataas na opisyal ng mga kaibigan niya. Kumpadre, pagpapasensya mo ng inaanak mong yan. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Hinging pauman ni Daddy sa inasal ko. Nauunawaan ko, kumpadre. Ngunit hindi ko maaaring ipatigil ang misyon dahil maraming buhay na kasalalay. Malumanin na paliwanag ito na labis kong dinamdam. Nagtataka ako paano kakabalik si Alexandra sa trabaho. Sa pagkakaalam ko, nag-resign na siya sa pagiging sundalo. Naguguluhan na tanong ni Mommy habang nakayakap sa akin. Hindi nag-resign si Garcia. Naka 2 months leave lang siya. Nagulat kami kung bakit napag ang pagbabalik niya sa serbisyo. Pasensya na akong padre. Kung alam ko lang asawa pala siya ng inaanak ko, hindi ko talaga hahayaan na sumama siya sa misyong ito. Nakikisimpatyang pahayag nito bago humarap sa akin. Tinapik ako sa balikat. Son, wala na tayong magagawa kung di hintayin kailan matatapos ang misyon. Malumanay na pahayag ni Daddy. Naninikip ang dibdib ko sa naging pahayag nito pero wala na ako magawa kundi kim-kimi ng sakit na nararamdaman habang ang puso ko tahimik na umiiyak. Alexandra's point of view. Umangat ang 2 dalili ko sa ere bago sumenyas to, pauna, habang seryoso nakatingin sa unahan. Kahit di ako tumingin sa aking mga kasama, alam ko, alerto silang lahat sa bawat signal na ginagawa ko. Pagkatapos ng senyas, nagsimulang kumalat ang kasamaan ko sa paligid habang bitbit ang kanilang mga baril. Kasalukuyan kami nasa misyon ngayon at masasabi ko isa ito sa pinakadelikado misyon ng aking grupo. Napakatahimik ng buong paligid, ngunit sa kabila ng payapang gabi nagbabad sa isang matinding laban sa pagitan ng mga rebuilding grupo at ng mga militar. Makapigil hininga ang bawat segundo lumilipas dahil nakasalalay sa misyong to ang aming mga buhay. Tumingin ako sa relong nasa bisigo at ilang minuto na lang, sisimula na naming lumusob sa kampo ng mga rebelde upang iligtas ang kanilang mga bihag. Maingat ang bawat galaw ng aking mga kasamahan. Iniiwasan gumawa ng anumang kaluskos para hindi malaman ng kalaban na nasa paligid lamang kami. Almost 1 hour kami nakadapa sa damuhan habang naghihintay ng magandang pagkakataon. Kahit madali, malinaw ko pa rin nakikita ang buong paligid sa suot kong night vision goggles. Sa tagal ng pagkakadapa, namimitig ang aking mga braso. Maging hita ko sa manta na mabigat na baril na hawak ko. Di alintana ang hirap namin pinagdaraanan maging ang gutom at uhaw dahil isa lang nakatatak sa aming mga utak. Magtagumpay sa misyong ito at masiguradong kaligtasan ng mga bihag. There were 2 men guarding the left side and 5 men in the area where the hostages were over. Narinig ko report na aking kasamahan. Copy! Anikot muling tumingin sa nasa 15 kalalakiang nakabalot sa malaking siga. Ilang sandali pa'y tumayo ang isa sa kanila at tumungo sa isang maliit na kubo kung saan naroon ng mga bihag. Hoy, saan ka pupunta? Magpaparaos ka na naman, napakahiling mo talaga. Sabi ng isang lalaki pero hindi na to pinansin pa ng lalaking tumayo. Ilang minuto lumipas, muli itong lumabas sa kubo pero hindi na nag-iisa. Hatak-hatak itong isang babaeng umiiyak at patuloy na nagmamakaawa. Natulos ako sa kinatatayo na saan ang palalim ng mahihang lalaki. Sa mukha kaya bumagsak to sa lupa? Mula sa aking balintataw, isang alaalang lumitaw. Malakas akong sumigaw na sampalin na isang lalaki sa mismong harapan ko, ang aking ina. Pagbagsak ng luha ng ina sa lupa, hindi na to binigyan ng pagkakataong makabangon. Agad pumatong to sa ibabo ng aking ina. Nasaksiyan ko kung paanong wasakit itong damit ng aking ina bago mag-asawang sampal sa mukha at isang suntok sa sigmura ang natanggap mula sa malupit na lalaki. Gusto ko lumapit para tulungin ang aking ina, ngunit wala akong magawa dahil mahigpit akong hawak sa kanang braso ng kasama nitong lalaki. Matinding galit at pagkamuyang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Ngunit ang tayong magagawa ko ay ang tawagan ng pangalan ng aking ina habang umiiyak at patuloy sa pagmamakaawa. Walang habas na inangkin ang lalaking aking ina sa mismong harapan ko na siyang kinadurog ng puso ko. Matinding tromang inabot ko sa nangyaring yon. Kundi dumating si Tita Lexie, baka pati ako, binaboy din ng mga kriminal na yon.
Tumigas ang araw ng aking mukha at nagangalit sa galit ng aking mga bagang. Muling nanariwa ang matinding sakit sa puso ko. Mas lalong humigpit ang pagkakawa ko sa baril at nagsimulang manginig ang aking kalamnan. Pakiramdam ko na manhid na ang puso ko. Lumaki akong iisang hangarin ko sa buhay at yon, ubusin ng mga demonyong walang puso kong pumatay. Simulang masaksihan ko eksena sa pagitan ng aking asawa at ni Margaret na pagtanto kong ito talaga ang kapalaran ko. Ang tumugis ng mga kriminal. Kaya wala akong pakialam sakaling dito na ako mamamatay. Wala naman akong pamilya kaya walang masasaktan sakaling pumanaw na ako. Handa ko isugal ang buhay ko maligtas ng inosenteng tao mula sa kamay ng mga halang kaluluwa. Stand by! Garcia! Ganit na tawag sa akin ng aking commander na siyang namumuno ngayon sa grupo. Kilala kasi ang ugali ko sa oras na may nakita ko isang sibilyan na nanganganib ang buhay, hindi na ako nakakapag-isip ng tama. Laging galit ang namagmando sa utak ko. Mabilis na naging kilos ko at agad dinukot kong 45 caliber sa hita. Sinuot ang silencer sa kanang balikat ko'y nakasukbit ang mahabang baril. Nagulat ang lalaki may hawak sa babaeng hostage sa biglang pagsulpot ko sa kanyang harapan kahit nahinto ang ginagawa nitong pagpapakasasa sa katawan ng kawawang babae. Bago niya maibuka ang kanyang bibig, bumuan na sa noon nito ang bala ng aking baril. Nagdiwang kalooban ko nang dilat ang mata nitong babagsak sa lupa. Ang tigas ng ulo mo! Sigaw ng kasamahan ko mula sa kabilang linya. Kaya inalis kong headset at tenga. Pagkatapos gawin yon, basta ko nilang iniwan ang babae. Nakita ko tong hinina ng isang sundalo kaya tagpatuloy ako sa pag-abante habang patuloy sa pagpapakawala ng bala. Mula sa likuran, patuloy na kalalay ang mga kasamahan ko. Maingat ang mga akbang habang di pa aware ang lahat ng kalaban sa mga nangyayari sa paligid. Lahat na nakasalubong kong kalaban isa-isang bumabagsak hanggang naramdaman ng lahat ang aming presensya. Binalik kong maliit na baril sa aking leg holster at ang ginamit ko ay ang mahabang baril. Dahil sa ginawa ko, nabulabog ang lahat ng kalaban. Nagsilabasan ng mga ito mula sa kubo habang ilan hindi maintindihan kung ano ang gagawin. Nangibabaw sa buong kabundukan ng malakas sa putukan ng baril at pagsabog mula sa pagitan ng mga kasamahan ko at ng mga rebelde. Mabilis kong tinungo ang kubo ko sa naroon ng mga bihag habang walang takot, sinilubong ang mga bala mula sa kalaban. Para ko isang robot na walang pakiramdam. Humuhugot ako ng lakas na loob mula sa kaibigo ang natamo sa aking buhay, pag-ibig at matinding puot mula sa nakaraan. Tagumpay kong napasok ang kinaroroonan ng mga bihag, ngulit di ko inaasahan ang dalawang lalaking dumaluhong sa akin. Isang sipa na tanggap ko mula sa kanila kaya bumalandra ako sa dingding habang patuloy nag-iiyakan ang mga bihag. Isang sipa ang pinatama ko sa paanan ng lalaki kaya tatumba ito sa sahig. Sunod no'y mabilis akong bumangon at nakipagpambuno sa kasamahan nito. Halos magsaway ito sa mga suntok at adyak na natatanggap sa akin. Napakaswerte ko ngayon dahil sanay sa makapaglaban ng combat ang mga to. Pagkatapos ko pilipitin ang leg ng lalaki, mabilis kong sinipa ang baril. Tinutok sa akin ang kasamahan nito. Sinikap kong agawin ang baril na hawak ito, ngunit sadyang malakas ito at nakikita ko tagilid ang lagay ko sa kanya. Ubod lakas sa pinaguntog ang aming mga ulo kahit nakadama ko ng hilo. Pero naagaw ko ang baril mula sa mga kamay nito at walang awa ko itong binaril. Tinig ang malalakas sa putukan mula sa labas. Sumunod kayo sa akin. Matigas kong uto sa anim na bihag habang binabalik sa akin tengang earphone. Kailangan ko ng backup. Matigas kong saan. Ilang sandali pa ay nakita kong paglapit ng mga kasamahan kong sundalo sa aming pinagtataguan hanggang makarating nga sila sa pwesto ko. Kaagad pinalibutan namin ng mga hostage para protektahan mula sa bala ng kalaban. Ganito katindi ang obligasyon namin. Kasi hodang salubungin ang aming mga katawan ng bala, basta masiguro lang kaligtasan ng mga biktima. Bawat kubo na madaraanan, hinahagisan ko ng granada habang kasamahan ko'y sinusunog ang ilan. Halos matupok ng apoy ang buong kuta ng mga rebelde. Ramdam ko ng tagumpay namin kahit pinagkatiwala ko ng lahat sa mga kasamahan ko. Ngunit hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Talagang kampante ako, hindi ko namalay ng isang kalaban sa aking lugaran. Sa pagharap ko, sumulubong sa aking katawan ang dalawang bala na pinakawalan nito. Huli na bago pa ako makaiwas. Napaungol ako habang hawak ang aking katawan kung saan bumaon ang bala hanggang naramdaman kong bumagsak ang aking katawan sa lupa. Garcia! Malakas ang sigaw ng kasama ko bago mabilis lumapit sa akin. Narinig ko nagkakagulo silang lahat habang ang aming radyo may tumatawag ng backup. Nakaramdam ako ng sakit sa dibdib at alam ko hindi tuloy ang bumaon ng bala sa katawan ko dahil sa bulletproof kong suot. Narinig ko din huminto ng putukan at naghintay na lang kami sa pagdating ng chopper para madala sa ospital ang mga sugatang sundalo. Kabilang na ako.
Ngayon lang ako nakaramdam ng pagod at malagkit na rin ang pakiramdam ko dahil sa dugong kumalat sa aking katawan. Halos hindi maipintang aking mukha hanggang naramdaman ko bumibigat ng aking mga talukap. Lumakas ang hangin sa paligid at di ko na alam ang mga nangyayari. Pero bago pa ako tuloy ang mabana ng malay, isang tinig ang narinig ko sabay ng mahigpit na yakap ito sa akin. "Oh God, Alexandra, please don't leave me," si Sedi habang mahigpit na kayakap sa aking asawa. Nang makatanggap ng report ang kampo sa naging matagumpay na misyon ni na Garcia, agad nagpadala ng chopper ang commander of chief para sa mga sugatang sundalo. Nagpumalit sa mama si Harriet dahil hindi na siya makapaghintay na masilay ng asawa. Ngunit labis siya naging balandat na niya itong nakaiga sa isang emergency stretcher, buhat ng dalawang sundalo. Natarantang lumapit sa asawa at saka mahigpit na niyakap. Nisay nagap, di niya pinangarap na makita ang kanyang mahal sa ganitong sitwasyon. Di siya umalis sa tabi ng kanyang asawa hanggang sa nakarating sila ng ospital. Pinalipat niya sa San Lorenzo Hospital ang kanyang asawa, ang ospital na pag-aari ng kanilang pamilya. Nanatili sa loob ng operating room ang kanyang asawa dahil kasalukuyang tinatanggal ang bala sa kanyang balikat. Hanggang sa labas ng operating room, pabalik-balik na naglalakad si Sedi. Di siya mapakali dahil sa labis sa pag-aalala para sa asawa. Mula sa gilid, tahimik na naghihintay ang mag-asawang Cedric at Lexi. Hindi nila iniwan ang anak upang suportahan ito. Mabilis lumapit si Sedi sa asawa. Inabot ng kamay nito na bahagya pang pinisil. Hinaplos ang kanyang palad ng namumutlang mukha ng asawa. Hinaplos ng awa ang puso ni Sedi. Yumuko siya at pinatong ang pisngi sa noon nito. Ito na ang huling pagkakataon. Nahahawa ka ng baril. Hindi ko mahahayaan na maulit na uli ito. Mula ngayon ako nang masusunod sa ating dalawa. Matigas na wika pa niya habang patuloy na hinaplos sa kanyang braso ang wala pa ring malay na asawa niya. Alexandra's POV. Nagising ako na maramdaman ko may nakatitig sa aking mukha at sa tingin ko may ilang minuto na nakatayo sa aking paanan ang isang estranghero. Kahit hindi ko nakikita kung sino ito'y ramdam na ramdam ko ang mabigat na enerhiyang dala nitong may kaakibat na panganib. Ilang sandali pa narinig ko mga yabag nito tungkol sa kanang bahagi ng kama. Ramdam ko ang bawat kumpas ng kanyang kamay, maging ang isang braso nito sa ere. Hanggang sa isang iglap, mabilis kong nasalong braso nito na paparating sa aking mukha. Hindi nga ako nagkamali ng sapantaha. Pagmulat ng aking mata, tumambad sa akin pa rin ang dugo ng isang patalim, nagahib lang layo sa dibdib ko. Isang lalaki nakasuot ng pang-nurse uniforme ang siyang may hawak ng patalim. At nakita ko mala sa kanyang mata ang determinasyong patayin ako. Di ko siya makilala dahil ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang puting face mask. Nanginig ang duro ng patalim na sinisinghap ng estranghero na ibalik ito sa aking dibdib. Nakaramdam ako na matinding karot sa aking kaliwang balikat ng mapersa ang aking katawan dahil sa ngayon dalawang kamay ng ginamit ko sa pagpipigil sa kamay ng lalaki. Nalipat ang mata ng lalaki sa kaliwang braso ko na magsimulang dumugong aking sugat at mabilis kumalat ang dugo nito kaya tagkulay pula ang puting bandage. Butil-butil ang pawis na lumalabas sa aking noot nang hihina ako. Di ko inaasahan sa malandang ginawa ng pangahas na hawakan niya ang sugat ko at bigayin ito ng husto. Napahiyaw ako sa matinding sakit na sinanda na isang malakas na halakhak para siyang mababaliw na natutuwa sa nakikitang paghihirap ko. Binuhos ko ang buong lakas ko at parasaan ako umatras patungo sa kabilang gilid ng kama bago isang sipang pinatama sa mukha nito. Napatras ang lalaki at galit na muling bumaling sa akin habang nagulat ito sa aking ginawa. Nakikita ko sa kanyang mata matinding galit na parang minsan ko na nakita. Parang sinipa ng kabaing dibdib ko dahil sa malakas sa pagkabog nito. Nang biglang pumasok sa isipan isang taong madalas kong napapanaginipan. Sinikap ko makatayo habang hawak ang dumudugong balikat. Hinihinga na sinandal ang likod sa pader upang hindi matumba dahil bagya ako nakaramdam ng hilo. "Sino ka? Bakit gusto mo akong patayin?" tanong ko habang matalim na nakatitig sa mukha nito. "Gusto kong bago kita patayin, matikman ko muna iyong katawan. Kasi tingin ko di hamak mas masarap ka kaysa sa iyong ina." Sagot niya sa akin na nagpatulala sa akin. Pagkatapos sabihin niyo, tila naging slow motion lahat ng tanggalin niyang bigla ang nakatakip na puting face mask sa mukha nito. Ganoon na lang pagkabigimbal ko nang tumambad sa aking paningin. Ang mukha ng lalaking kailanman hindi ko makakalimutan. Maging ang nakakatakot ng isa na siyang tumatak ng husto sa isipan ko. Ang lalaki naging bangungot ang buhay ko at nagdulot ang matinding trauma. Hindi ko alam kung gaano ko kataga na nakatulala sa kanyang mukha. Basta't naramdaman ko rin lang naninikip ang dibdib ko at nahirapan na akong huminga.
Parang tinakasan ng dugo ang buong mukha ko at nagsisimula na namang manginig ang aking mga tuhod habang umahakbang patras. Bumagsak sa sahig ang isang maliit na mesa. Nagkalat sa sahig ang mga prutas na nakapatong doon. Mahigpit ako napakapit sa aking dibdib. Sinisikap mahabol ang aking hininga dahil ng mga oras na ito. Tila naubusan ako ng oxygen sa katawan. Dahan-dahan siyang humakbang paikot sa kama patungo sa aking direksyon. Sumisipol siya habang marang hinahaplos ng hintaturo nito ang tarim ng kutsilyo. Nanatiling nakatitig ang nanilisik nito mga mata na di nawawalang nakakatakot itong ngisi sa bibig. Pakiramdam ko ng mga sandaling ito para ko nasa isang horror movie. Kaharap na isang demonyo na gustong kunin ang buhay ko. Tuluyan na wala ng lakas ang aking mga tuhod kaya bumagsak ako sa sahig. Di ko na rin anintana ang sugat sa aking balik at patuloy dumudugo dahil nanonood sa kalamnan na matinding kilabot. Na mga oras na Thomas nang ibabaw matinding trauma na naranasan ko dahil sa malagim na pangyayari. Pakiramdam ko mali akong bumalik sa nakaraan. Para ko isang batang walang silbet na babalot ang takot ang buong pagkatao. Masyado na ako nasusuffocate at ramdam ko anumang oras mawalan na ako ng ulirat. Halos maligo ko sa pawis, ngunit natigilan ako na huminto sa harapan ng isang pares ng itim na sapatos. Sa pag-angat ng aking mukha ay siya namang pag-angat ng kamay ng lalaki. May hawak na patalim at nakanda na upang ako ay saksakin. Tuloy ang nilaman ng matinding takot mula sa nakaraan ng buong sistema ni Alexandra at nalimutan niyang may kakayahan siyang ipagtanggol na sarili mula sa taong nanggahasa at pumatay sa kanyang ina. Maring pumikit siya habang mahigpit na nakakuyom ang kamay sa tapat ng dibdib habang isa'y pirit inaabot ang pintuan kahit alam niyang napaka-imposible mangyari dahil may 10 hakbang panglayo niya mula doon. Hindi niya sinubukan pang lumaban na wari mo hinihintay na lang kamatayan. Tila tanggap na niya na sa kamay ng lalaking ito matatapos ang kanyang buhay. Nakakatakot ang sigaw ng lalaki bagay ito bumilot naghanda upang itarak ang patalim sa katawan ni Alexandra. Pero isang putok ng baril ang ibabaw sa buong kwarto na sinundan ng halos na mamao sa sigaw ng lalaki. Young Master, ang mami ninyo na aksidente. Nagulat si Sadie sa biglang pagpasok na isang nurse sa loob ng kwarto. Namumula ang mukha at halatang labis sa pagkataranta na wari mo'y may kinatatakutan. Nang marinig ang sinabi nito na taranta siyang tumayo bago lumingon sa kanyang tauhan. Maiwan ka rito at mabantayin mo mabuti ang asawa ko. Utos niya sa lalaki. Nagmamadaling lumabas siya ng kwarto at naiwan ang isang katulong pati ang isa sa kanyang bodyguard na nagbabantay sa pintuan ng kwarto. Malalaking hakbang ni Sadie palabas ng ospital, pirit tinatawagan ang kanyang ina sa number nito. Makailang ulit niyang sinubukan na tawagan ang ina pero wala talagang sumasagot. Mabilis pinasibat niya ang sasakyan papalayo ng ospital habang sa likuran nakasunod ang sasakyan ng mga tauhan. May ilang metro rin ang tinakbo ng kanyang sasakyan na subukan niyang muling tawagan ng mga magulang. Ngunit sa pagkakataong to, numero ng ama ng kanyang tinawagan. Son, may problema ba? Malumanay na tanong ni Cedric sa anak mula sa kabilang linya. Dad, kamusta si mommy? Di ba malala ang kondisyon niya? Nag-aalala ang tanong niya sa kanyang ama. Iho, ano bang pinagsasabi mo? Naguguluhang tanong ng kanyang ina. Bigla kasi itong sumingit sa usapan nilang mag-ama. Biglang naapakan ni Sally ang brake na sasakyan, kaya't sumagitsit ang gulong nito sa kalsada. Dahil sa kanyang ginawa, kamundi ka lang bumangga sa likuran ng kanyang kotse na mga sasakyan ng tauhan. Mabuti't alerto ang mga to. Mom, nasan ka ngayon? Sabi sa akin, aksidente ka daw. Naguguluhang tanong niya sa ina. Di ako naaksidente, Sadie. Sama ba na ko ang balitang yan? Galit na sagot ni Lexi sa anak. Sa kanya na pagtanto ang lahat. Dahil sa labis sa pag-aalala, nakalimutan niyang alamin ang lahat sa nurse. Kung paano nito nalaman na sinasabing na aksidente raw ang inang si Lexi. Sadie, nasan ka? Tanong ni Lexi sa anak na may halong pangamba ang tinig. Nandito na ako ngayon sa kalagitnaan ng highway. Pauwi sana ako naman sa... Oh my God, Sadie! Bumalik ka kagad sa ospital. Sa Alexandra, doon tayo magkita. Papunta na kami ngayon din. Di na natuloy ang sasabihin ni Sadie nang bigla itong putulin ng kanyang ina. Bakas ang takot para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Dinagsa din na matinding takot ang puso ni Sadie dahil mabilis na pinagana makina na sasakyan. Matuling pinatakbo ito pabalik ng ospital. Saktong paghinto ng kotse sa harap ay siya namang pagdating ng sasakyan ng kanyang mga magulang. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Sabay silang lahat pumasok sa loob ng ospital. Di maintindihan ni Sadie ang nararamdaman ng mga sandaling ito dahil malakas ang panginginig ng kanyang katawan. Na may kaakibat na matinding ka ba? Maging si Lexi di mapakali sa kanyang kinatatayuan habang iniintay kung kailan bubukas ang elevator.
Calm down, sweetheart. Paalala ng kanyang asawa bago mahigpit siyang niyakap nito. Nanatili mang kalmado si Cedric, ngunit ang totoo maging siya, nakaramdam din ng kabadal sa nangyayari. Kahit sino makakita sa ayos ang kanyang mga tauhan, iisipin na natutulog lamang ito. Dinakot na matinding kaba ang puso sa dibdib nila ng tatlo, habang mga tauhan mabilis binuksan ang pintuan ng kwarto para sa kanila. Sa pagpasok ni Cedric, dinanlaki ang kanyang ulo dahil sa eksenang bumulaga sa paningin nito. Nakandusa ang asawa sa sahig habang sapon ang kamay ang dibdib. Kumalat ang dugo sa balikat ito sa bahagi kung saan ito inoperahan kahapon. Sa bandang ulunan, nakatayong isang lalaking may hawak na patalim. Nagdilim ang kanyang paningin at mabilis binunot ang baril na nasa tagilan ng kanyang tauhan. Galit na tinutok ang baril sa lalaki at inasinta ang kamay nitong may hawak na patalim. Malakas ang sigaw ng lalaki habang hawak ang dugo ang kamay. Napaluhod to sa sahig na namimiripit na sa matinding sakit. Diyos ko, Alexandra! Nahintakutang bulalas si Lexie at malapit ng sa dalagang namumutla at saka mahigpit itong niyakap. Tulog ang mami ko. Nahihirapang bigkas ito habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Malalim bawat paghinga ni Alexandra na akala mo naghihingalo. Wari mo nagdidiliryo habang sinisikap makapagsalita. Natigilan si Alexandra na makilalang mukha ng babae na nagligtas sa kanya. Tulad na nangyari sa nakaraan, parang ang batang si Alexandra nasa harap ni Lexie. Tulungan mo ko ang mami ko. Nagmamakaawang sabi nito kay Lexie. Binalot na matinding awa ang puso ni Lexie para sa kanyang manugang. Kaya mahigpit kinulong sa kanyang mga palad ang mukha ni Alexandra habang umiiyak. Alexandra, makinig ka. Wala nang mami mo. Ako ng bago mong mami. Pahayag ni Lexie na kung paano niya kausapin ng batang sa Alexandra, ganun din ang ginawa niya ngayon. Mahigpit siyang yumakap kay Lexie. Wari mo dito kumukuha ng lakas at pag-asa para makaalis mula sa matinding emosyon na bumabalat sa kanyang puso. Para tong bata nangangailangan ng kalinga mula sa isang ina. Di makapaniwala sa Cedric sa kanyang mga nasaksihan dahil ngayon niya natuklasan gaano kalaki naging papel ng kanyang ina sa buhay ni Alexandra. Nahantad sa kanyang harapan ang lihim ng dalawa na matagal na gumugulo sa kanyang isipan. Hilam sa luha ang mga mata ni Cedric habang nakatitig sa kanyang asawa. Kasalukuyang yakap ng kanyang ina at parang bata itong iniuugoy habang sinisikap pakalmahin. Sino mag-aakalang sa likod na matapang na mukha ng babaeng si Alexandra, nagtatago ang mahina nitong pagkatao at tanging sa kanyang ina na si Lexie humuhugot ng lakas. Matinding paghangang naramdaman ni Cedric para sa asawa dahil isa siya sa naging saksi kung paanong inalagaan ng asawa tinuring na parang tunay na anak ang batang si Alexandra. Ilang minuto lumipas na wala ng malis si Alexandra, kaya mabilis tumapit si Cedric sa asawa. Kinuha niya ito sa bisig ng ina at puso yung hinapos sa mukha. Alisin niyo ang laki yan dito. Galit na utos si Cedric sa kanyang mga tauhan. Siguraduhin niyo hindi makakalabas sa kulungan ng lalaking yan. Iharap niyo sa akin lahat ng nurse na narito ngayon din. Matigas na utos si Cedric sa mga doktor at nurses na nasa kanyang harapan habang buhat ang asawa niyang walang malay. Maingat na itong binaba sa kama at kagad lumapit ang matandang doktor para suriin ang kalagayan nito. Aniya bago masuyong hinawakan ang kamay ni Alexandra. Tahimik na sumunod si Zeddy sa ina kahit tumaba siya ng kwarto, naiwan ang ilang mga doktor na gumagamot sa sugat ni Alexandra. Mula sa labas ng kwarto, isa-isang sinusunod ni Zeddy ang mukha na lahat ng mga nurse na nakilera sa gilid ng hallway. Ngunit wala sa kanilang nurse na nagsabi sa kanyang naaksidente ang kanyang ina. Maaaring mayamay humangos nang dumating ang isang staff ng ospital. Makikita matinding takot sa mukha nito. Young master, ipagpaumanhin po ninyo ngunit isang bangkay ng nurse ang aking nakita sa loob ng stockroom. Nahihintakutang saan ito na siyang kinatigan ng lahat. Mabilis sumunod silang lahat sa lalaking staff ng ospital patungo sa sinasabi nitong bangkay. Natigilan sa Cedric na makilala ang mukha ng nurse dahil ito ang nurse na kanyang hinahanap. Nasa loob to na isang cabinet at talatang nilason ito dahil bumubula ang bibig. Ilang minuto lumipas, dumating ang mga pulis sa pang-imbestigahan ang nangyaring krimen. Freddy Santiago, ang lalaking pumatay at nanggahasa sa inang Alexandra, na sa kalusuruhan yung sitwasyon ay siya rin pumatay sa isang nurse, maging sa katulong na nagbabantay kay Alexandra. Dahil sa kasong double murder, rape at patong-patong na kaso, si Freddy Santiago ay nahatulan siya ng death penalty. Dahil sa impluensya at yaman ng pamilyang Hilton, mabilis natapos ang pariritis kaya agad na naipataw ang parusang kamatayan sa lalaking kriminal. Cedric's point of view. Naalimpungatan ako na maramdaman kong gumalaw sa aking tabi sa Alexandra, kaya nagbulat ako ng aking mga mata. Kamusta na ang pakiramdam mo?
Inaantok kong tanong sa kanya habang hinahaplos ang makinis niyang pisngi. Alas 7 na umaga na magising to at nanatili pa rin kaming nakahiga sa kama. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa bibig nito bago marap sa akin. Yumakap sa aking katawan ng isang braso bago binaon ng kanyang mukha sa aking dibdib. Masarap ang tulog ko kasi katabi kita. Salamat. Malabig niyang saan. Mahigpit ko siyang niyaka pamamaso yung hinahapos ito sa likod. May isang bala rin kaming namamalagi dito sa resort dahil kailangan ng Alexander ang isang tahimik at payapang lugar na makakatulong sa kanyang paggaling. Nagilaw ang sugat ito sa balikat kaya masasabi kong magaling na ito sa pisikal na antas, ngunit hindi sa emosyonal na aspeto. Pagkatapos ng insidenteng iyon, malaki ang naging epekto nito sa mental health ng aking asawa. May mga panahong dito makatulog dahil madalas siyang binabangungot. May time din na habang natutulog kami, bigla na lang niya akong sinakal. Kaya nagdesisyon si na mommy na bigyan ako ng 2 buwang bakasyon para matutukan ko sa Alexandra at kailanman hindi ako umalis sa kanyang tabi. Tama si mommy. Kailangan ni Alexandra na support at atensyon para tuluyan na makaalis mula sa masamang alaala tungkol sa ina nito. Nalaman ko kay daddy na ganito ang ginagawa ni mommy kay Alexandra noon at ngayon. Naasawa ko na sa Alexandra itong kunin ko na ibigay ang buong support ako sa kanya. Alexandra, I think ito na ang tamang panahon na mag-usap tayo. Ani ko sa malumanay na tinig. Nagangat siya ng mukha at matamlay na tinitigan ang nangasusunod ko pang sasabihin. Alam kong sumunod ka sa party ng gabing yon, honey. Makinig ka. Mali ka nang iniisip sa mga nakita mo sa amin ni Margaret. Marahil na nakita mo na o'y magkayakap kaming dalawa, maniwala ka. Wala kaming relasyon. At tong araw mismo yon, sinarado ko ng yugto ng buhay ko sa babaeng yon. Kaya wag mo sanang isipin na may nararamdaman pa rin ako kay Margaret. Dahil sa unang araw pa lang ng pagkikita nating dalawa, nabihag mo na ang puso ko. Sa maniwala ka man o hindi, ikaw na kagad ang tinitibok ng puso ko. Huli ko na lang na-realize ang lahat dahil labis pa ako naguguluhan sa mga nararamdaman ko. Pero sa bawat araw na kasama kita, lalo kong napatunayan na mahal talaga kita. At isa sa labis kong kinatatakutan ay ang mawala ka sa akin. Kaya ginagawa ko lahat para manatili ka sa akin dahil mahal kita. Nadamdamin kong pahayag habang masuyong hinahaplos sa makinis niyang pisngi. Nakita ko pa pumatak ang kanyang mga luha, lalong humigpit ang braso niyang nakayakap sa aking katawan. I am so sorry. Hindi ko sinasadya na pag-isipan ka ng mali. Pangako hindi na mauulit pang umalis ako ng walang paalam. Naluluhan niyang sagot. Tipid akong umiti sa kanya bago pinataka na isang mabining halik ang kanyang noo. Honey, hindi naman niya nanais kong marinig mula sa iyo eh. Ani kong may kalakip na tampo. Napansin kong natigilan siya na wari mo hindi na uunawaan ang ibig kong sabihin. Bagyang kumunot ang kanyang noo na tila iniisip pa nito ang mga sinabi ko. Pakiramdam ko na pahiya ata ako, kaya mas pinili ko na lang ang manahimik at hintayin ang susunod niyang sasabihin. Ilang minutong lumipas, bumukas sa ang kanyang bibig na wari mo may nais sabihin. Ngunit sa huli, bigla naman tong tatahimik. Halatang may pag-aalilangan sa mukha nito kung sasabihin ba sa akin o hindi. Habang ako'y parang tanga na naghihintay sa kanyang harapan. Ilang sandali pang lumipas, nakaramdam ako ng inip, kaya bumangon na lang ako at naiinis na umalis sa higaan, habang aking asawa'y nagtatakang nakamasid lamang sa amin. Naiinis na dinampot ko ang mga nagkalat naming dahit sa sahig, at mukhang nahalata yata na masama ang loob ko kaya tagtanong siya sa akin. Galit ka ba? Malumanay na tanong niya sa akin, habang kip-kip sa dibdib ang puting kumot dahil nakaubad ito sa ilalim ng kumot. Hindi. Walang gana kong sagot sa kanya pagkatapos ilagay sa laundry basket ang aming mga damit. Sabihin mo sa akin kung galit ka o ano, hindi yung nagdadabog ka na lang ng ganyan sa harapan ko. Naiinis niyang pahayag, kaya galit na hinarap ko siya. Naiinis ako sa iyo, bakit bang manhid mo? Napakasimpleng salita, hindi mo malang magawang sabihin ng diretso sa akin. Lagi na lang ako yung nag-e-effort, na hindi mo malang magawang tapunan ng pansin yung mga ginagawa ko. Galit kong saan na siyang kinatigal nito. Pare mo hindi maintindihan ang mga sinasabi ko. Naguguluhan na ako, ang dami mong pasakali. Ano bang ibig mong sabihin? Napipik ko ang sagot niya kaya tuluyan na ako na sagad. Seryosong humarap sa kanya. Ang haba na ng mga sinabi ko pero ni hindi mo man lang magawa na tumugon sa mga pinagtapat ko sa'yo. Ani ko, bumangon siya, tinarap ako. Kung karina ang sweet namin sa isa't isa, ngayon naman halos nagsisigawan na kaming dalawa. Ay ano ang kinagagalit mo? Nanggigigil na tanong niya sa akin. Halatang galit na nito. Sabihin mo nga sa akin, mahal mo ba ako o hindi? Galit kong tanong sa kanya. Mahal! Pasigaw na sagot niya sa akin na siyang kinatigil ko. Ayun naman pala eh. Bakit di mo man lang magawang sabihin sa akin na mahal mo ko?
Bakit kailan pwede sa'yin pa kita para lang marinig ko mula sa'yo na mahal mo ko? Puro nang hinanakit na sabi ko bago ko siya tinalikuran. Kailan ko ba talagang sabihin sa'yo kung gaano kita kamahal? Na hindi masusukat ng anumang bagay o hindi mailalarawan ng anumang salita ang nararamdaman ko para sa'yo? Kailan ko pa bang isigaw sa mukha mo na higit pa sa buhay ko ang pagmamahal ko sa'yo? Na ikaw lang nag-iisang lalaking minahal ko buong buhay ko? Mahaba niyang pahayag na bahagya pang pumiyok ang tinig sa huling tinuran. Nahinto ako sa paghakbang. Mabilis pumihit paharap sa kanyang direksyon. Walang pagsidla ng kasiyahan sa puso ko na sa wakas, narinig ko mismo mula sa bibig ng aking asawa kung gaano ko nito kamahal. Mabilis dumapit ako sa kanya, mahigpit tong niyakap bago pinupog ng halik ang mukha niyang basanan at sa luha. I am so sorry kung pinaiyak kita. Baka kasi hindi mo magawang sabihin sa akin lahat ng yon? Malambing kong tanong sa kanya. Natawa pa ako na makita ko, hindi siya komportable sa tanong ko at kapansin-pansin ang pamumula ng mukha nito. Eh kasi, nahiya ako eh. Anito bago nagyoko ng ulo. Natatawang muli ko siyang niyaka pa ba nakapikit ang aking mga mata. Maya-maya pinaghiwalay ko ang aming mga katawan bago nakangiti na humarap sa kanya. Alexander Garcia, will you marry me? Madamdamin kong pahayag habang nakatitig sa maganda niyang mukha at hinihintay ang magiging sagot nito. Isang magandang ngiti ang sumilay sa mapulang labi ng aking asawa bago siya sumagot. Yes, I will marry you, Mr. Smith. Taos-pusong sagot niya sa akin kaya isang mapusok na halik ang ginawad ko sa kanya. Tsaka ako sinuot ang isang mamahaling singsing sa dalili nito. Noon ko pa gusto mag-propose sa'yo. Inintay ko lang na kusa ka magtapat ang nararamdaman mo sa akin. Kaso ang ending sa pilitan para rin ang ginawa ko para lang mapaamin ka. Natatawang turan ko bago bahagyang umiling. Natatawang gimakap sa akin ang aking asawa bago pinaliguan nito ng halik ang aking mukha. Sorry, don't worry, babawi naman ako sa'yo. Nakangiti niyang saan bago nilahad sa harapan ko ang isang maliit na bagay na bahaba ang hugis nito. Mas naaga ang pansin ko sa dalawang pulang guhit at hindi ako tanga para hindi maunawaan ko ano bang ibig sabihin nito. Hindi makapaniwala tumitig ako sa kanyang mukha. In 2 months, pregnant. Naluluhan niyang wika habang ako nanatiling nakatulala sa kawalan. Ilang segundong lumipas bago ko nahimasmasan. Oh my, daddy na ako? Di makapaniwalang tanong ko sa kanya. Sa sobrang kasiyahan ko, binuhat kong aking asawa. Pinaikot sa eri habang kapwa kami tumatawa. Maingat na binaba ko ito bago sabik na hinawakan ang impis pa niyang tiyan at parang baliw na kinausap to. Young man, bilisan mong lumaki dyan. Sabik na akong makita ka. Nagagala kong wika habang masuyo itong hinahaplos. Tumayo ako ng tuwid at tumarap ang aking asawa. Thank you honey, I love you. Puro ng emosyong sabi ko sa kanya habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Mahal na mahal din kita honey ko. Nakangiti niyang sagot na halos ay kalundag ng puso ko. Sadie's point of view. Pare, kinakabahan ako sa sorpreso niya na to eh. May pa-blindfold pa kayong nalalaman? Ani ko kay Jasper at Lawrence. Kasama iba pa naming kaibigan na kasamahan namin sa racing. Sisihin mo yang si Lawrence. Siya may pakana sa lahat ng to. Sagot ni Jasper habang tumatawa. Dahan-dahan akong humakbang habang inaalalayan ako ni Jasper paupo sa may sofa. Narinig ko naman ang tawanan at hiyawan ng mga kaibigan ko na pumainan lang sa buong kwarto na isang maharot na tugtugin. Tinanggal ni Lawrence ang tali sa aking mga mata kaya tumambad sa aking paningay ng madilim na kwarto at tayong nabibigay liwanag ang iba't ibang kulay na ilaw na umiikot sa paligid kaya nagmukhang disco ang loob ng kwarto na aming kinaroroonan. Ang mas nakaagaw pa ng atensyon ko ay ang isang malaking kahon na nasa gitna. Hindi pa naman nabubuksan ito ay kinakabahan na ako dahil nahinuha ko na kalon laman ng malaking kahon. Isang linggo na lang kasi magaganap na ang pag-iisang dibdib namin ni Alexandra sa simbahan dahil hindi na ako binata. Naganda ang mga kaibigan ko na isang bachelor's party. Nagsabi ako sa kanila na hindi na naman kailangan. Kasal na kami ni Alexandra pero isang Lawrence ang makulit at talagang pinagpilitan pang kanyang gusto. Shit! Ang naibulalas ko nang biglang bumukas sa malaking kahon at lumabas ang isang babae na sumasayaw. Nakatupis ang ito kaya't litaw magandang hubog ng katawan nito. Pero hindi hamak na mas sexy ang asawa ko. Maganda ang babae dahil sa magandang pagkakalagay ng makeup sa mukha nito. Pero higit mas magandang asawa na hindi malang nababahiran ng anumang kemikal ang mukha ng aking asawa. Para kung tanga kinukumparang aking asawa sa ibang babae. In short,
Walang makakapantay sa kagandahan ng asawa ko. Natauhan akong bigla nang sa aking naiisip. Biglang umupo ang babae sa aking gandungan. Kaya naman naghiyawan ng mga kaibigan nila at tuwang-tawa ang mga ito. Saka ko lang napansin ang lahat pala may kanya-kanya ng kapareha. Imbes na matuwa tulad ng aking mga kasamahan, matinding kaba ang umusbong sa puso ko. Kaya mabilis kong nilingon si Lawrence at Jasper. Hindi ko pinapansin ang babaeng patuloy na gumigiling sa aking kandungan. Ano to, Lawrence? Nag-usap pa tayo, walang babae. Galit na tanong ko sa aking kaibigan, kaya naman pinagtawanan ako ng mga ito. Ano ka ba, bro? Minsan lang to, kaya wag kang KJ dyan. Mag-enjoy ka na lang. Natatawa namang sagot niya sa akin. Kayo na lang, wag yun na akong idamay. Galit kong sabi na siyang kinalingon nilang lahat sa akin. Bahagya akong tinulak ang babae, paalis sa aking kandungan. Ngunit isa pa itong makulit dahil muli siyang bumalik sa aking kandungan. Bakit ba takot na takot ka sa asawa mong yon? Huwag mong sabihin ang bilyonarong si Smith ay under the sign na ngayon. Anito na sinundan pa ng halaka, kaya tapulo ng pang-aasar. Natawa ang buong kwarto. Magsasalita pa nga sana ako ng padabog na bumukas ang pintuan, kaya't sabay kaming lahat na napalingon. Nanlalaki ang aking mata nang pumasok sa aking asawa at may madilim na mukha habang bitbit ang mahaba nitong baril. Wala sa loob na naitula kong bigla ang babae. Nakaupo sa aking kandungan kaya't nahulog ito sa sahig. Wala na akong pakialam pa. Kahit pamapilayan ito, ang importante ngayon ay ang galit ng aking asawa. Simula kasi na maglihi ito ay masyado na siyang selosa, kaya naman iniiwasan ko na talagang madikit o ang lumingon sa ibang babae. May time pa nga na parang hindi na ito magselos, sinama ko siya sa trabaho. Ngunit ang pahamak na si Lawrence na naging sa bingit ng kamatayan ang buhay ko. Nahintong bigla ito ng nangaasar na tawa ng aking mga kaibigan na biglang ikasa ni Alexandra ang kanyang baril. Halos sabay pang napaparunok kaming lahat. Kinabahan kaming bigla at tahimik lamang tinutok nitong baril sa aming direksyon. Wala ni isa man sa amin nakagalaw. Bang! Isang putok ng baril ang halos nagpanundag sa aming lahat. Kasunod ay biglang tumahimik ang paligid. Yung malaking speaker pa lang ang baril nito kaya biglang namatay ang tugtog. Sa pangalawang kasa ng baril ay halos pigil ng aming hininga dahil muling tinutok nga ang baril sa aming direksyon. Bang! Kulang lang lumabas palabas ang aming puso dahil sa matinding kaba na muling naming marinig ang putok ng baril. Nakakatawang isipin, ngunit halos sabay pa kaming lahat na napapikit. Biglang kumalat ang liwanag sa buong kwarto. Ang switch pala ng ilaw ang sunod na tinarget nito. Marahil kung wala ako sa ganitong sitwasyon, mamamatay na ako kakatawa dahil ang itsura ng mga kaibigan ko para mga tinakasan ng kaluluwa. Bumalik ako sa realidad na makita kong luhaan ng mga mata ng aking mga asawa na... Kaya mabilis akong tumayo. Nakakaisang hakbang pa lang ako, bigla ako napaatras. Nang walang pag-aalinlangan, binaril lang aking asawang pagitan ng aking mga paa. Lihim akong napanunok dahil batid ko talaga na galit na ito. Nilakasan ko ang loob ko para magpaliwanag sa kanya. Honey, please, makinig ka sa akin. Hindi ko naman na ginusto na ang lahat ng ito. Maniwala ka. Hindi ko talaga alam. Iba na tong sorpresa nila sa akin eh. Kahit tanongin mo pa sa Jasper. May pagkatabili kong sabi bago mabilis kong hinila si Jasper patayo o pa magpaliwanag ito sa aking asawa. Cape, totoo ang sinasabi ng asawa mo. Ang katunayan niya nagagalit siya kay Lawrence kanina bago ka pa dumating. Mabilis na paliwanag ni Jasper kay Alexandra, ngunit ang ekspresyon ng mukha nito hindi pa rin nagbabago. Ilang sandali pa halos mapatalo na si Lawrence sa kanyang kinaupuan nang barilin ni Alexandra ang pagitan ng hita nito. Habang ang ilang mga kasamahan namin takot na gumalaw sa kanilang kinaupuan. Ibinaba ni Alexandra ang baril at tahimik na humakbang ito palapit sa aming kinatatayuan. Alam ko, natatakot ito ngayon. Ang aura niya ngayon ay tila isang sundalo na nasa isang misyon na gustong pumatay ng kalaban. Mabigat ang bawat hakbang nito hanggang sa huminto siya sa tapat ko na may kalakihang di pa ang layo mula sa akin. Walang kasalang magaganap, Smith. Matigas di ang pahayag na parang kulog ang dating sa akin. Pakiramdam ko libong karayaman tumusok sa puso ko. Pagkatapos sabihin niyo na humarap ito kay Lawrence at labis naming kinagulat na isang malakas sa suntok ang pinadapo nito sa mukha ng aking kaibigan. Sa lakas ng suntok na walang tunong malay. Bali walang tumaligod ng aking asawa habang bitbit ang kanyang baril.
ang lahat ng kaibigan ko pa mga takatanga. Dahil ngayon lang nila nakita ang magalit ng aking asawa kahit sigurado ko. Isang aral na para sa kanila ang nangyari ngayon. No, hindi ako papayag. Narinig mo naman ang sinabi ni Jasper, hindi ba? Wala akong kasalanan at hindi ko alam na mag-iari to. Paliwanag ko na may halo pang pakiusap. Huwag mo akong hahawakan. Bulyaw niya sa akin ang akma ko sanang hahawakan to sa braso. Ilagay mo sa akin ang kamay mong yan. Galit na wika nito. Natatarantang kinuha ko ang alak at ginawa itong alcohol. Mabilis sinabahan ko to sa braso para pigilan siyang umalis. Honey, please naman no. Pakinggan mo naman ako. Alam mo namang di ko magagawa ang mga iniisip mong yan. Akala ko ba nag-usap pa tayo na pakinggan mo muna ang paliwanag ko bago ka magalit sa akin? Ani ko na may halong hinanakit. Napansin ko lumambot ang mukha nito at tumingin diretso sa akin ng mga mata na hilam sa mga luha. I'm sorry. Pasensya na, nahihirapan kasi akong kontrolin yung galit ko eh. Garalgal ang tinig na sagot niya sa akin. Hinaplos ng awa ang puso ko dahil sa tinuran nito kahit mahigpit ko siyang niyakap. Shhh, tahan na. Huwag ka nang umiyak, baka kasama kay baby yan. Malambing kong saad habang masuyong pinaghahagkan ang halik ng ulo nito. Nakahinga ako na maluwag na mahigpit kumanti siya ng yakap sa akin. Umuwi na tayo. Masuyo kong saad bago niya taw palabas ang silid. Naiwan ang mga kaibigan ko na hanggang ngayon hindi pa rin gumagalaw sa kanilang kinatatayuan. Mahal na mahal kita, Alexandra, at ikaw ang lahat sa akin. Kaya naman sana huwag mo nang pagdudahan ang pagmamahal ko sa iyo. Malumanay kong saad habang naglalakad kami palabas ng gusali. Pwede bang kapag hindi mo na kayang ugali ko, iwan mo na lamang ako? Nauunawaan naman kita eh. Iniisip ko kasi na baka nasasakan na kita dahil sa pagiging selosa ko. Malungkot niyang pahayag na siyang kinatigil ko, kaya nahinto rin siya sa paghakbang. Humarap ako sa kanya at kinulong ang mukha nito sa aking mga palad. Bakit ko gagawin yon? Mas gusto ko pa lagi ka nagsiselos kasi alam kong mahal mo ko. I love you, honey. Maramdamin kong saad. Naiiyak na yumakap siya na mahigpit sa akin sabay sabing, thank you so much, honey. And I love you more than my life.